ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng A-Tri Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Derechahan at walang paligoy-ligoy na usapin iba't ibang issue. Hihimayin ng ating kakampi sa katarungan at katotohanan na si Bernard Tan kasama ang nag-iisang supremo ng himpapawid, Joey Falcon, sa Ocho Derecho, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Inihahandog ng DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks ang programang walang takot o sosuwalo na medyo. Eto na! Eto na! Eto na! Ocho Derecho. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa programa ng tunay na paninindigan ng prinsipyo at disposisyon, ang walang paligoy-ligoy na usapin at walang bulahan na Ocho Derecho. Ayan. Samahan niyo po kami sa loob ng ngayon eh, 2 oras. No, Supremo? Oo. Oh, kasi hanggang alas 6 po tayo dahil may competition. Sasagasaan muna natin yung sport ka lang. Sport ka lang kasi sila yung ata. Jay Morales at Jethro Tunisio. Meron silang competition ata. Oo, dahil nasa competition sila. Kagaya kahapon. Mm-hmm. Ngayon, samahan nyo kami sa loob ng 2 oras mm-hmm. hanggang alas 6 mamaya. Okay. Para talakayin natin ang mga balita at himayin natin ang mga balita nangyari sa loob at sa labas ng ating bansa. Mm-hmm. At ako po, si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan. At ako po naman si Joey Falcon, ang inyong supremo. Ayan. At sa mga ating mga ka-ocho, mga kaderecho, pwede po kayo mag-text sa amin at sumali sa aming talakayan. Mm-hmm. Mangyaring mag-text lamang po sa 0917-798-8910. O di kaya po, pwede kayong tumawag sa amin para makausap kami ng live sa 412-02-88. Mm-hmm. Alam mo, Supremo, mm-hmm. ang una nating gustong talakayin ay yung sinasabi nating pagbabago. Mm-hmm. Kasi alam mo, ako'y namangha dahil hindi pa man nakakaupo ang ating presidente. Oo. Ay napalitan na ang kanyang spokesperson. Ayos, ano? Eh kasi, diba? pumarado ba naman siya ng parking zone? Ako hindi, alam mo mga kababayan ha, Supremo, ito tinatawag nating bilib tayo kasi yan ang inaasahan natin. Oo. Sa isang pinuno. Baka, diba? Baka ikaw sumaliwa, yan. Hindi pwede, masisilat ka mm-hmm. sa posisyon mo. Mm-hmm. Kagaya nun, akalaan ba ninyo ha? Mm-hmm. Naging laman siya ng social media. Bakit? Dahil mm-hmm. lang sa pagparada sa no parking zone. Mm-hmm. Nang katwira niya, nagpaalam naman ako sa security guard. Mm-hmm. At saka hindi lang yung Supremo. Mm-hmm. Kasi ito, nagbunsod na. Kung maaalala mo, mm-hmm. nung panahon pa lang ng canvassing ng botohan dito sa mm-hmm. Kongreso. Mm-hmm. Tapos, di ba, ang sinasabi nga, nagkakaroon pa ng question dun sa canvassing nung VP. Mm-hmm. Tapos at the same time, ang minungkahe, nagpa-presko nitong si Attorney Salpanelo mm-hmm. at ang sinabi nga niya dun, mm-hmm. Tapos na naman yung sa presidential, oh. Baka naman pwedeng mauna ng ideklara, di ba? Tapos ang sinasabi nga niya ay, overwhelming na. Ganyan ang mga katwiran at at the same time, para everybody happy. Yun yung word. Hanggang ngayon, nagkataka tayo kay Attorney Salpanelo. Hindi niya ma-distinguish yung pagkakaiba na ikaw ay magiging spokesman ng presidente mm-hmm, mm-hmm. kaysa sa ikaw ay abogado na nagtatanggol sa isang kliyente. Tama. Ang nakakagulat ng Supremo, yun pa isa nakakagulat dun, dahil siya ay bilang isang abogado, alam naman niya na may batas dun. Kaya nga nagkakaroon ng canvassing ang Senado at ang Kongreso joint
para ideklara ng sabay. Paano diba? Nga eh, nasanay siya doon sa pagiging arrogante sa loob ng korte. So akala niya pwedeng lahat iyan sa arrogante kagaya ng pagsipol. Ayan, andiyan nga, pupunta tayo ron. So anong nangyari ron, nagpa-presko naman pasimple na nando doon din naman sa lugar nung nagka-canvas, itong si incoming Justice Secretary Vitaliano Aguirre, na ang sinabi nga ay hindi maaari yun. Mm-hmm. Kasi nga dapat meron tayong batas unless na ito ay in-amend. Abogado rin yan. Di ba? At like Justice Secretary. Mm-hmm. Na siyempre, parang hindi na, kaya nga nung may nagtanong, ibig po ba sabihin, kinokontra niyo ang sinasabi ng spokesperson ng sabi naman niya, medyo nagpakasibil naman at sinabing, hindi naman sa ganun. Maaring opinion niya yun. Pero ang sinasabi ko rito, meron tayong batas na sinusunod at naaayon tayo sa batas at yung tamang deklarasyon ay dapat sabay. Okay. Ngayon, ikalawa, Supremo, yung sinasabi mo nang sa pagsipol, di ba? Na ihingin niya ng dispensa, ipinagpanggol pa. Yun. At ito pa mabigat, nung binato sa kanila yung issue na, di ba din mismo sa Davao, meron niyang ganitong ordinansa, na mahigpit na sinasabi yung pagsipol, etc. Lumusot. At nagbigay pa ng halimbawa ng kaibahan na ang babae naglalakad sa kalye kumpara doon sa loob ng gano'n. Kumbaga parang ang sinasabi natin dito, alam mo Supremo, alam mo mga kababayan natin, pare-pareho kasi tayong sawana na nakikita natin na tayo ay binobola. At saka diba? Ang spokesperson ng isang pangulo ay tagapaghubog ng imahe ng pangulo at ng imahe ng gobyerno. Iyon? Ngayon kung dadaanin mo sa pagiging arrogante mo at takatwiran mong balubaloktot, hindi tayo magtatama. Yan. Tama. Hindi diba, na po kayang bulahin ngayon ng taong bayan. Correct. Yun yung sinasabi natin na itong ang previous natin ng mga nagdaang na mga tagapagsalita o tagapagsinungaling. Nakita mo si Coloma. Kahit hindi niya dala ng love yung kanyang sinasabi pero kalmang-kalma siya. Ayan, sinabi po ng Pangulo. Ganun ang style. Minsan, alam mo, masama ang kanyang lobe. Alam, makikita mo naman. Hindi po ito. Parang hirap, nahirap ano. Pero makikita mo, dun nga tayo nagsawa. Kaya kumbaga, siguro ito yung icing on the cake. Mm-mm. Nung nakumalat na sa social media, yung nakunan siya na, ayun na nga. Pero kahit siyang kusilipin, kahit sabihin niyang ano ang katwiran niya, kahit nagpaalam siya sa gwardiyan, no parking zone. Ayan na nga. Bakit ka paparada? Ikaw ay anino ng Pangulo? Anino na kang susunod na administrasyon? Magiging tagapagsalita ka. Pagkatapos sabi mong, sandali lang naman eh. Oo, hindi pwede. Pwede ba naman yun? Mali dapat yan. Ikaw nga ang, ewan ko ha, Supremo, parang tayo bilang media, di ba parang ngayon parang mas ayaw natin nung nahuhuli tayo nagbabilate sa traffic. Oo naman. Ayaw natin nung tayo mismo makikitang tayo ang nangaabuso. Hindi ka gaya nung, diba? Nung araw pagka media ka, ipa-plus mo pa sa mukha nung pulis pag inulit ka. Media ko. Ayun ako. Ngayon nakakahiya na po yun. Nakakahiya talaga. Yun nga yun din pa sa sinasabi ni Pangulong Duterte na may mga ganong klaseng media. Kaya kung talagang maayos ka at ayaw mong dungisan ang pagkapangalan ng iyong pagkamedia o ng organisasyon na iyong kinabibilangan. Panatalihin mo ang dignidad mo. Doon yun. Tulad din nung nangyari nga dito kay spokesperson Sal Panet na dapat ay sinangalang-alang niya, nako, makikita ko rito, tsaka nako, usong-uso pa naman ng cellphone na may video o may camera. Naman, paano to? Pag ang hirap ipaliwanag. Tsaka yung no parking zone. Hindi ako rito, no parking zone, kahit dito lang ako sa tabi. Tama. Problema parang if we nagmalaki niya. Parang nag-ano pa ginamit mo pa ang iyong pwesto. Na pwede siya. Ngayon. Na tayo ay pagod na pagod na sa kanya. Inuwas ang chip. Ayun. Ng legal presidential, no? Ito siya. So lumalabas siya ay pinalitan ni Abella. Ernesto Abella. Mm-hmm. So siya na ang bagong spokesperson ng Duterte administration. Oh, maganda magsalita si Abella, napanood ko 'yan eh. Oh, tapos ang si Attorney Sal Panet ay magiging Chief Presidential Legal Counsel. Alam mo yung posisyon na yun, yung hindi siya nakikita. At saka ito nasa opisina siya. At saka hindi lang yun, pag sinabing ikaw ang Chief Presidential Legal Counsel, nasa opisina ka, at marami kayong abogado na mag-deliberate, mag-debate, hindi ikaw lang. At saka, hindi ka iharap sa publiko. Ah, hindi. Oo, nakatago ka. Hindi. Kasi yung sasabihin mo, ay ipapasa mo rin sa presidente, at kung ito'y aprobado niya, as siyang ibibigay kay Martin Andanar o di kaya dito kay Ernesto Abella para iparating sa publiko. Oo. At saka ito, kabibilib din, Supremo,
Dito ka nakakita rin ng isang pangulong may paninindigan na sinabi niya kung ayaw niyo kong i-cover, diwad. Oo. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi pa. Ultimo itong kanyang inaugurasyon. Hindi pa sumusurrender, ha? Oo. Ang sinasabi niya, ang inaugurasyon niya, yung mga nakaraang kasi, ito ay nagaganap sa isang malaking lugar. Sa Cebu, basta malaking lugar. Oo. Eh, ito hindi. Gusto niya sa loob lang ng Malacanang. Mm. Simple lang. At biro mo, ang merienda, eh, maruya lang. Maruya, bibingka. Iced tea lang ata o juice. Buko juice. Parang ganun lang. Oh, tsaka yung mga pagkaing native na at may pinagkamalaki ng Dabao. Ilang tao? Ang 500 lang. 500 na tao lang ang bisita. Hindi lang yan. Kagabi, dumalo siya dun sa Burol. Oo. Sa Bataan. Oo, sa Bataan. Si Pangulong Aquino hanggang ngayon hindi pa dumadalo doon sa namatay na gobernador. Ayan na, dito mamakikita. Oo, siya nakapunta na ron. Oo. Kalahating oras si Ron, yun nga lang. Yun nga lang. Hindi nagpa-interview sa mga media. Hindi. Yun nga sinasabi. Dahil kung tutuusin, kung gugustuhin na itong taong ito, nung itong taong naninindigan na ito, photo ops lang, napakadali niyang gawin yun. Di ba? Meron pumasok dito, nakakainit ng ulo. Ano to? Kakainis ito, ha? Ano sabi? Just in. Okay. Sige nga. Okay. Comelecan Bank bumoto ng 4-3 para i-extend ang deadline ng SOSE submission hanggang June 30, 2016. Saan ka naman nakakita nito? Paano nangyari na pinagbotohan ng NBank ito? Kagagaguhan nito? Sobra. Oo. Diba? Para tayong niloloko na nito, ginagago na tayong itong Comelec. Kahapon lang, meron tayong tinatawag na base dyan sa batas na ginawa na yan. Ang in charge dyan sa particular department yan eh, si Commissioner Lim. Commissioner Lim. Oh. Siya po nagsabi ng mga kaekekan na Republic Act number, ganyan-ganyan, ha? Yan. Resolution number na kaekekan. Kaya nga, ang sinasabi natin dito, ang isang bagay na sakop mo na ay hindi na pwedeng i-elevate. Supposed to be, ha? Supposed to be. Kasi malinaw po ang batas, eh. Na hindi naman sinasabing pag hindi ka umabot, may penalty ka, pero pwede ka pa rin mag-submit. Hindi ganun, eh. Hindi ganun. Hindi may ganun. Penalty ka na at hindi ka pwede umupo. At hindi natatanggapin. Kasi nga may deadline. Yun. At saka sa pamamagitan, paano kaya kung hindi Liberal Party yung nahuli sa deadline? Yan ang sinasabi natin. Hindi partido ni Pangulong Noynoy Aquino. Yan. Nakamag-anak nitong si Andres Bautista. Kaya nga. At ito nga ang siyang maingay na umuugong na kaya talaga na-delay yan ay dahil nga din doon sa binanggit mo kahapon na may mga business investors. Oo. Na lalaking business investors. Natakot mabunyag yung kanilang contribution. Yung pangalan nila ngayon, hindi na nila mailagay. Kasi kumbaga pipirmahan mo yun, eh. Oo. Ang mali naman nila, siguro, ang pakiramdam siguro nun nila, masyadong mataas ang kumpiyansa. Oo. Dapat nung nag-donate, nagpapirma ka na. Oo, mataas din, malaki rin yung kanilang i-donate. Yun. Sobra-sobra. Akala nila may balik, eh. Yo. Yung inintay nila may balik. Kung manalo si Rojas, may balik yan. Yan ang iniisip. Pero ang nakakainis po rito, parang naging bakla rito. Tama. Si Commissioner Andres Bautista. Ito, maganda. Siyang dakdak. Nakalagay ba dyan kung sino bumota ng 4 at 3? Wala pa, 4 at 3. Alamin natin dahil just in lang ito. Sige nga, paalam natin yan. Ang nakainis dito, siya ang sabi ng sabing hindi na pwedeng ma-extend at hindi makakaupo. Yeah. Tapos ngayon, pagbobotohan nila, 4-3. Malalaman natin mamaya kung sino mga bumoto ng 4 at kung sino bumoto ng 3 at pabor kung saan. Tama. Ayan. Samantala, meron tayong report na pumasok, no? Standby lang po. Ito ang report naling kay Nestor Kagitla, paghahanda sa Sona. And try calling again. 2016. Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and try calling again. Ayun, okay. Mamaya na siya. No. Paki-ayos. Okay. Ayan, oo. So, mag-commercial muna tayo. Pansamantala, tayo ay babalik po sa oras na 4:16. Derechahan at walang paligoy-ligoy na usapin iba't ibang isyu. Hihimayin ng ating kakampi sa katarungan at katotohanan na si Bernard Tan kasama ang nag-iisang supremo ng himpapawid, Joey Falcon, sa 8 Derecho, Lunes hanggang Biyernes,
alas 4 ng hapon dito sa DZRJ 810. Iba't ibang issue, hihimayin ng ating kakampi sa katanungan at katotohanan na si Bernard Tan kasama ang nag-iisang supremo ng himpapawid, Joey Falcon, sa 8 Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media. Mga loved ones ko, sobrang importante talaga nila sa akin. Kaya tuwing nisipan ako, ni Josep, ayoko silang mahawa eh. Laging lola ko, since nawala yung mami ko, sana yung tumayo yung nanay ko. And yung mga kapatid ko naman, sila yung lagi kong kakulitan. Gira ko na nga lang sila makasama, ahawaan ko pa. Don't worry, sagot ka lagi sa ginhawa ng ni Josep. Loved ones ko, di mahahawa. More of my ginhawa stories sa ni Josep Facebook. Trusted quality healthcare. Unilab yan. From our unique vantage point, we see beyond borders. We see the greatest market of opportunities with our neighbors, with our remarkable banking service. RCBC welcomes the ASEAN Economic Community. Pahingain natin yung underground river. Uh-huh. At kapalit yan, mag-workshop yung mga kabataan ng Puerto Princesa sa Palawan ng mga arts, lighting, photography, filmmaking, lahat-lahat. Ayan, kaya maganda kung supportahan nila tong Isla Revolution, pare Lord. Uh-huh. So, bawat isang bata ay mabibigyan ng ganito. Oo. Uh-huh. At matututo siya ng isang bagong skill. Ang bagong skill. Na may kinalaman sa singing. Na may kinalaman sa creativity, singing. Ano? So, ibig sa kusang sa salam magpunta ng July 1, 2, 3. Oo. Dito na lang. Dito na lang. The Revolution. Na, makita-kita tayo doon. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan, narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Inihahandog ng DZRJ, 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks ang programang walang takot na magsisiwalat ng katotohanan. Narito sina Joey Falcon at Bernard Tan. 8 Diretso. Joey Falcon at Bernard Tan. 8 Diretso. 8 Diretso. Eto na! Balik po kami sa 8 Diretso. Ito to, meron nang pumasok na naman na tinatawag nating resulta na nga kung sino-sino ang bumoto pabor at hindi ang, dito sa pag-extension. Bumoto po para paborad ang extension ay si Commissioner Arthur Lim, Commissioner Rowan Aguanson, Commissioner Alpareño at Commissioner Sheriff Abbas. Ang mga hindi po pumabor ay si Chairman Bautista. Siyempre, kinakailangan. Merong kunwari hindi pabor. CFO Chairman Christian Robert Lim. Yan yung in charge. Oo. Luis Aguilla voted against the extension. Oh, ito, tatlo sila. Alam mo kung mapapansin mo si Supremo. According sa COMELEC, etong extension ay makapagbibigay ng benepisyo sa 5 senador, 150 congressman at 40 gobernadors na kakaangkaang sa pagpapail ng kanilang sose. Yan na nga. Yan okay. Yung ibig sabihin, yan yung mga maaapektuhan kung tutuusin na baaring hindi makaupo in case
nasusundin nila na mahigpit itong batas. Ang dami, ha? Alam mo, itong mga pangalan na to, kung mapapansin mo, Supremo, itong si Arthur Lim, si Rowena Aguanzon, si Alpareño at si Sheriff Abbas, ito ang mga nag-file ng kaso kay Senator Grace po, ng suspension, o ng tinatawag natin ng pinakakansela ng kanyang certificate of canvas. Diba? Oo. Ito rin yan. Pero itong si ex-commissioner, Sixto Brillantes, nagsabi rin kahapon na hindi pwede. Na ito raw huli, late na pagsasubmit ng filing ng SOSE, itong late na filing ng SOSE, ay hindi raw labag sa batas. Hindi labag sa batas? Oo. Pareho na rin sila ni... The law does not prohibit. Aba, pareho na sila ni Makalental ng interpretasyon. Kaya nga, ako'y naguguluhan na sa mga ipinairal na resolusyon itong COMELEC. Hindi na pwede. May mga pa-republic po sila rito sinasabi. At sinasabing hindi pwede ang extension. Pero ito, lumalabas na may mga pumapabor na hindi daw dapat ay pagbawal o hindi raw labag sa batas itong late filing. Alam mo, Supremo, hindi mo kailangan na maging isang magaling na lawyer. Oo nga. Dahil malinaw pa sa sikat ng araw na nakasulat yan. Mm-hmm. Hindi ko lang alam, ito ang sinasabi natin talaga pag-aabogado, dalawa talaga ang interpretasyon sa batas. Oo. Kung ano papabor sa iyo, yun na yun. Kung anong papabor doon sa kakampi mo, yun na yun. Okay. So, samantala, balikan natin si Nestor Kagitla. Ito, si Nestor Kagitla, paghahanda sa SONA 2016, puspusan na. Media at tech staff pupulungin din. Nestor, come in. Maraming salamat, Nestor Kagitla. Nestor Kagitla. Samantala, ito, meron pa rin naman tayong papasuking isa pang report. Mm-hmm. Ito naman ay galing kay Gina Mape, no? Oo. Sandali lang. Ito ay galing kay Gina Mape, kaso ng dalawang Taiwanese drug trafficker. Isasalang sa preliminary investigation ng DOJ. Come in, Gina. 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 Okay. Gina. Okay, Gina. Gina. Mape. Gina. Gina. Come in, Gina. Gina Mape. Ayan. Ayun. Nahuli rin. Okay. Okay. Matapos ang isinagawang inquest proceedings, nagpasya ang Department of Justice na isa lang sa preliminary investigation ang dalawang Taiwanese na nakumpiskahan ng mahigit na 38 kilo ng pinagbabawal na droga sa bypass operation sa Macapagal Boulevard sa lungsod ng Palanyake. Mm-hmm. Ang desisyon ni Assistant State Prosecutor Mary Jane Sita, miyembro ng Anti-Illegal Drugs Task Force ng DOJ, ay matapos na lumagda sa waiver of detention ang mga suspect na sina Huang Zengkai at Ching Shan Ming na dinala sa kanyang tanggapan ng matauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency matapos na masakote. Ang waiver of detention ay pagpayag ng suspect o mga suspect na manatili sa pangangalaga ng arresting agency o law enforcement agency at habang naghihintay ng preliminary investigation at makapagsumite ng kontra sa laysay. Mm-hmm. Ang mga suspect ay nirepresenta sa DOJ ng abogado mula sa Manila City Public Attorney's Office, okay, na si Attorney Jacqueline Palmes. Mm-hmm. Alas 10:30 ng umaga sa Lunes, June 20, itinakda
ang unang preliminary investigation laban sa dalawang Taiwanese drug trafficker. Mm-hmm. Ayon sa PDEA, ang nasamsam na shabu mula sa dalawang dayuhan ay nagkakahalaga ng 195 million. Wow, ang laki. Gina, tanong ko lang, ito yung nahuli ka makailan lang dito sa may makapagal, di ba? Kahapon lang. Kahapon lang, sabi ko na bago-bago to. Kaya na-inquest sila bago pa mag-24 oras. Ayan, maganda yan. Tapos yung 24 hours, may lalabagin na dun yung pulis. Tama. Okay, tapos nag-request sila ng custody, tama, sa DOJ? Sa PDEA. Sa PDEA mismo. Sa naka-aresto sa kanila. Ang hiniling nila dun, yung mas... Maprotektahan. Investigation. Makukwestiyon nila yung ginawang procedure ng PDEA kung may questionable. Mm-mm. At saka para mabigyan sila ng mahaba-habang pagkakataon para ma-rebut o ma-idepensa yung kanilang sarili dun sa naganap na pagkulit sa kanila. Sa bypass. Tama. Okay. Okay. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Gina Mape para sa DSCRJ 810A Tri-Media, ang himpina ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Gina Mape. 888-TRI-TV. Ayan, samantala, Supremo, meron tayong bisita sa linya. Mm-hmm. Oo. Ito si, ang suking natin si Lyda Reyes. Mula sa Binangonan. Okay. Oo, hello, Lyda. Hello, Lyda? Hello, Lyda? Line 1 ba? Line 2? Line 1. Magandang hapon, Lyda. Lyda? Oh, baka... Naputol siya. Wala siguro, nawala si Lyda. Oo. Okay. So, basa ka muna ng text, Supremo. May pumasok tayong text. Sige. Nag-lolokot. Ano? Talaga signal talaga dito sa area ko. Oo. Agaling to kay 0308. Naglolo ko talaga ang signal dito sa area ko. Anyway, thank you, Mildred. Parang, ano to, ha? Parang, galing sa ibang ano to. Ayan. Galing kay 9239. 9239. Ayan. Ang dapat gawin ni Presidente Duterte dito sa colorum driver na si Wilfredo Lorenzo na ginahasa ng 4 oras ang dalawang babaeng pasero habang nakasyabu siya ay sunugin ang buhay. Winasak niya ang buhay ng dalawa pati buhay ng pamilya nila. Kung may umangal na taga CHR o mga dilaw sa palasyo na protektor ng droga, isama sila na sunugin ang buhay. Ayan, alam mo, ito yung sinasabing UV Express na colorum na bumiyahi dito sa Mesentris. Inakyan ng mga babae. Yung pala-take. Nang sila nalang dalawang natitira sa mga posero. Eh, kasama pala itong isang lalaki pa. Oo, ikinapos. Nagdeklara ng hold up. Tapos nagpaikot-ikot. Yung pala, ayan. Yung pala mga hay sa Shabu. Eh ulit, ito pa isa. 9239, mas okay na hiwalay ang inaugurasyon ng Pangulo at VP Vice President. Mm-hmm. Base sa kasaysayan, mga sabay na nag-inaugurate ay naging magkaaway. Marcos at Lopez, Cory at Doy, FBR at ERAP, ERAP at GMA, Pinoy at Binay. Ang gusto ni Robredo Manumpakay Barangay Chairman na Coner ng Calabanga, Camarines, ang jurisdiksyon ng Barangay Chairman ay di lumalagpas sa barangay niya. Kaya doon dapat manumpa si Robredo. Aha. Ayun. Ayun ang sinasabi. Ito naman ay sinasabi si Juban. Galing Juban naman. Tapos na. Okay. Galing kay 9745. Galing kay Noy Noy. Pogi of Tarlac. Oops, ang bilis. Oy. Comelec can't reject late filing of LPs. Sose says lawyer Makalinta. Makalinta is a stupid genius who thinks all Filipinos are stupid like him. He is always he is playing with the rules interpretation, but this case he will never win unless the games is rigged. Ganitong-ganito magpalusot si BS Aquino III. I won't be surprised kung itong si Makalinta ay isa sa mga tagabulong ni Binigno Aquino III. Okay, ulit. Galing naman kay 9745. So, oh, sino ni Abnoy Pogi of Tarlac? Ocho Derecho, Tumatet, Look-alike, Peter Cayetano. Yan ang mahirap if you play politics with your personal interest in mind. You willingly attack as a sidekick, even if you fully knew that your presidential tandem was vouching for someone else, BBM. Which is BBM. Hoping he owes you a favor. Ikaw ngayon ang nawalan.
talo na sa as VP, nawala pa as Senate President. Oo nga naman. Ayan, Supremo. Galing po naman kay 929 na wala nang ginawa. yung isang broadcaster, kung di hanapan ng mali, si Mayor Digong. Mm-hmm. She should shut up her big mouth. Mm-hmm. Galing po ito sa kabilang channel. Mm-hmm. Channel 7 police reporter June Mac ng Lower Bicutan, Taguig City. Ayan. Samantala, galing naman kay 5735. Mm-hmm. Kuro-kuro lang po ito, ocho derecho. Mm-hmm. Kaya nagmamadaling pumunta si Aquino sa Sulu dahil may nagtip sa kanya na pag-upo ni Duterte ay magtotorture siya ng nahuling Abu Sayyaf. Oo. At pakakantahin kung sino ang mga general at opisyal ng gobyerno na sangkot sa kanila. Kaya ipinapapatay na ni Aquino sa mga opisyal doon lahat ng pwedeng magturo sa kanila kasama na ang mga kaanak ng Abu Sayyaf. Ito ay galing kay Al ng Marikina. Thank you, Al. Okay, maraming salamat sa mga texters natin. Mag-text po kayo hanggang alas 8 pa po tayo. Oo, mahaba-haba pa po tayo. Para mabasa natin ang mga text. Tama po. Sa 0917-798-8910. Ang oras po ngayon ay 4:33 na. Kami po ay magbabalik sa ilang sandali lamang. Derechahan at walang paligoy-ligoy na usapin iba't ibang isyu. Hihimayin ng ating kakampi sa katarungan at katotohanan na si Bernard Tan kasama ang nag-iisang supremo ng himpapawid, Joey Falcon, sa Ocho Derecho, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. H-Tri-Media Group Incorporated. This is H-Tri-TV. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Be part of the revolution. Be part of the revolution. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Inihahandog ng DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks ang programang walang takot na magsisiwalat ng katotohanan. Narito sina Joey Falcon at Bernard Tan. Ocho Diretso! Via Broadcasting Networks, ang programang walang takot na magsisiwalat ng katotohanan. Narito sina Joey Falcon at Bernard Tan. Ocho Diretso! Ocho Diretso! Heto na! Heto na! Heto na! Ocho Diretso! Balik po kami sa Ocho Derecho. Samantala, Suprema, mayroon tayong bisita sa linya. Okay. Yung kanina naputol na ating suking si Lyda Reyes ng Binangonan. Lyda Reyes ng Binangonan. Magandang hapon. Magandang hapon sa iyo, Lyda. Hello. Ingay yung linya niya. Lyda? Lyda. Lyda, magandang hapon. Good afternoon sa iyo, Lyda. Hindi papasok, tsaka maingay. Maingay, ano? Pakiulit na lang mamaya, ano? Pakitawagan na lang uli. Try na lang, try again. Natatandaan ko, ano? Sige. Di ba kamakailan nagsabi ang Duterte administration na plano nilang magdeklara ng martial law sa Mindanao, yung Mindanao. Selective areas, yes, para masugpo yung Abu Sayyaf. May balitan lumabas si Pinoy daw, matagal na rin nagpa-plano. Aba! Na mag-martial law din sa Mindanao. Ba't di natin alam? Oo nga, ngayon lang lumabas yan. Mar Joseph. Ano ba naman yun? Sa bata pa sabi, gaya-gaya, puto maya. Oo.
Ngayon ano eh, nagsasabi siya na pinlano rin daw niya yon. Ah, ede, may kaibahan. Ay, pinlano rin lang pala naman niya. Pero talagang balak niya. Yung nga, hindi natuloy. Yung nga lang. Kailan mo ha, nanggagaya-gaya na ngayon papalisa siya. Saka itong sa Mindanao na itong issue na to, yung mismo atang Westmincom nagre-recommend na. Nabigyan na kami ng free hand dito. Parang ganon. Parang pinipigilan. Para kami makagalaw rito. Na? Siguro kahit na ilang panahon lang. Alam mo, nung araw pa nangyayari yan, kinukubkob. Pag malapit nang makubkob. Ay takas. Papatigilin ang operasyon. At hinay mo na makatakas. Pag malayo na. Habol na. Lusuin ulit. Hindi ko maintindihan. Pagkukumpare natin yung dalawang... Pero alam mo, maganda observation ni Ala. Yung kanina. Kasi bakit nga ba, ito hindi natin alam kung nagbabago na ihip ng hangin. Dahil ang bilis niya ngayon. Kaya nga, nakapagtataka ha? Nag-speech. Nakapagtataka. Diba? Sabi nga ni Haji Alejandro, Ito pa isa. Tanungin kita, Supremo. Ano kaibahan na humingi ka ng paumanhin ngayon sa Canadian Prime Minister kay Justin Trudeau? At nung unang panahon na nangyari hostage crisis na pinaghihingi ka rin ng paumanhin sa Hong Kong, ano kaibahan? Pogi si Trudeau. Ikaw yun. Yung pala ang kaibahan. Pogi si Trudeau. Yung pala. Ano ba yan? Abakumparan ko ito dalawang presidente. Ha? Sige nga. Si Pinoy Benito. Yung aumento ng sahod ng mga nurse. Kaya nadismaya itong mga nurse. Ito ha. Ibinito ni President Benigno Noynoy Aquino ang panukalang batas na naglalayong taasan ang sweldo ng mga nurse sa bansa. Sa isang statement na nilabas ni Communication Secretary Herminio Calon, mga junior, binasura ng President ang Consolidated House Bill No. 6411 at Senate Bill No. 2720 o ang Act Providing for a Comprehensive Nursing Law Towards Quality Healthcare System and Appropriating Funds Therefore. Ayon sa veto message ni Aquino, bagamat kinikilala nila ang layunin na turang panukala, hindi nila ito maaaring ipasa dahil magbubunga na naman ito ng wage distortion kung saan magiging mataas ang sahod ng mga nurses kaysa sa iba pang health professional tulad ng mga optometrists at dentista. Dagdag ng presidente, posibleng malabag ng panukala ang equal protection clause na sa clause ng Philippine Constitution at maapektuhan pa man ito ang presyong medical sa bansa. Tama naman ang kaanuhan. Hindi ko maintindihan ang connection noon. Dahil ito mga nurse, ito yung mga nag-e-employ. Wala namang private na nurse, bihira ang private na nurse. Pero itong optometrist at mga dentista, nagpa-practice ng private yan eh. Oo, siyempre. Hindi naman papayag sila na mag-employ lang sila dahil ibang profession nila, kinakailangan sarili nila ang klinika nila. Siyempre. Para mas malaking income. So, binito niya. Ayan si Ninoy. Ito si Duterte. Sige nga. Inatasan ni President-elect Rodrigo Duterte as incoming presidential legal advisor, Salvador Padelo, na simulan ang proseso para matiyak na maipamamahagi na ang Coco Levy. Sa mga magsasaka ng niyog, ayon kay incoming Agricultural Secretary Emmanuel Manny Piñol, dinagdag ni Piñol na mahalagang isyong Coco Levy. Ang tagal na nito, ha? Oo naman. Ilang taon na. At lumago na pera niya. Oo, kay Duterte, dahil mismong ay yumaong nanay niya ay apektado nito. Sinabi pa ni Piñol na makakahinga na ngayon ng maluwag ang mga magsasaka ng niyog. Noong 2012, naglabas ng desisyon ng Korte Suprema. Kung sinabi nito na dapat makinabang sa Coco Levy ang mga magsasaka. Noong Marso 2015, ipinalabas ni Pangulong Aquino ang Executive Order 179 at Executive Order 180 na naglalayong gawing privado ang Coco Levy funds. Bagamat sinuspend ito ng High Tribunal. Ginamit umano ang mga pondo ng mga magniniyog ni Eduardo Cojuangco at Johnny Aquino para makuha ang United Coconut Planters Bank, UCBB, sa San Miguel Corporation at iba pa ang negosyo. Ayan ang sinasabi. Nako, Supremo, babalikan natin yan. Titila rin natin, pagpapantay natin yung dalawang desisyon na yan na magkaibang presidente. Samantala, tatanggap munta ng report mula kay Boy at Guillermo. Boy at Guillermo, ito ay sitwasyon tungkol sa isang lalaking tumalon mula sa bubong ng limang palapag na paaralan sa Baclaran. Boy at, come in. Bernard. Yes. Bernard. Kamin. Hindi pa siya tumatalon, ano? Hindi pa? Okay. Nagtatangka pa lamang. Nagbabalak pa lang. Kanina pa yung pagtatangka na yan, ha?
Alas stress pa yan, nagtatangka na, itulak mo na. Alam mo, yung mga kapatanggay dito ng tao na yon, eh, alas stress pa yan eh. Tangka ng tangka. Nainip na siyang... si Supremo nainip eh. Oo, oh, ang tagal naman. Pumunta nitong type na bubong ng Baclaran High School. Kaya yung mga kagawad ng Disaster Risk Reduction Management ng Parañaque, medyo nag-aantabay lang sila din sa Boyet. Rooftop ng barangay. Boyet! Sige. Boyet! Boyet. Oh, nawawala eh. Boyet. Yes, ang tanong ko lang, may pagkakakil... Meron ng ano to? May nakakuha na sila na information na may pangalan na ba tong taon to? Wala pa. Ayon magsalita. Sa mga taga-barangay, yun daw yung pangalan. Pero June. Maraming iba't ibang impormasyon yung sinasabi. Sabi, mga taga-Bicol daw itong yung tao na to. Mm-hmm. Meron naman na nagsasabi na nandito lang, taga-rito lang sa barangay. Mm-hmm. At medyo meron daw salti. Mm-hmm. Parang ikaw ang kinakabahan, Boyet. Mm-hmm. Pero Boyet, ang tanong ko lang, ang mga opisyal natin dyan... Itong tinutukuhan ko, rooftop din ito na kinagawang... construct na bahay. Tanaw mo. Baka mauna ka pang mahulog, ha? Hindi. Tanong ko lang, Boyet, yung bang mga... Nakahawak. Hindi, Boyet, tanong ko lang, yung mga otoridad ba natin na meron na bang ginawang measures? Halimbawa, may net ba sa baba? Naghanda na ba ng ganon? O di kaya yung kung sakasakaling mahuhulog, may mga ginawa na bang ganon? Mahirap. Yan, kung titignan ko, mahirap ang lugar. Lagyan yan ng net. Maliit. Kaya ang plano nga ng mga... katauhan ng Disaster Risk Reduction Management ng Parañaque ay kausapin, lapitan at kung sakasakali makumbinsi yung tao na nandun sa ibabang ng bubong. Pero kung sakasakaling pumalag at magkaroon ng promosyon yung dalawa, yung nagre-rescue at saka yung natapos ng lalaking na tumalon, posibleng dalawa sila, baari silang mahulog. Dome type yung bubong eh. Ay nako, pabilog. Parang letter C yung bubong, kaya medyo delikado rin. Masyado nilang pinag-aaralan kung paano nga nila, ano ang gagawin nilang diskarte. Tapos Boyet, lalaki na ito. Nakahiga sa lukuyin yung lalaki, no? Nasa siya. Nasa sentro siya. Kung medyo gigilid siya sa kaliwa or kanan, doon medyo delikado. Siya, malalaglag siya mula doon sa limang palapag nitong Baclaran High. At tapos Boyet, kasi dito sa atin sa studio, medyo makulimlim. Diyan ba sa kinalalagyan mo? Kamusta? Boyet? Makulimlim din. Meron din? Yes. O kasi pagka bumagsak ang ulan, nako, at ang hirap nun, baka lalo madulas yan. No? Oo, hindi, sisilong yan. Baka biglang umulan. Sisilong, mababasa siya. Madulas na ngayon. Oo, madulas na yung kinatatayuan niya at baka mamaya, di ba, no? Yung mga rescuer na, medyo bumaba na nga din lahat. Ano kami, bumaba na rin kami lahat. Kasi iiwanan din naman ng pagkain ng isang kagawad nga ng rescuer yung lalaki. Pero hindi naman siya nakalapit o nakadikit doon sa lalaki na yun. Malayo din yung distansya nila. Kaya iniwan lang yung pagkain, baka rin daw... Baka nagugutom. Pusa. Ang nasabing lalaki. Medyo oo. Eh dun, sa gilid-gilid daw ito dumaan eh. Gilid nung... nang paaralan at saka na bababa din yan. Hall. Kagaya dito, ilang beses nang inakit yung billboard dito sa may kanto ng EDSA, kamunin. Maaari itong mangyari. Oo, nasa baba kami lahat. At yun, nung isang oras na nakapasyahan ng mga kagawad na magbumaba muna. Na umakyat ulit. Okay. Eh, ngayon nga, nandun din sila, andun sila sa taas. Tatanaw namin dito rin sa kinalalagyan namin sa rooftop din ng isang bahay na ginagawa rin. Natatanaw namin sila, pero walang umaakyat, ano, kasi may ladder pa eh, no? Hagdanan ng para makaakyat nga doon sa ibabaw ng bubong. Sabing paaralan. So, hanggang mamaya siguro, Boyet, balikan mo kami. Nakahiga. Oo. Pagka tumalon, na balik ka ulit, ha? Anuhan natin. Oo, sana... Kung ano pa yung maaari pang mangyari. Oo, sana makapag-usap. Lalaki. Oo.
Sana may makapag-usap sa kanya, Boyet. Ang t-shirt. Oo. Meron siyang babae na nagtatangkang gustong kumausap sa kanya. Uy, baka kamag-anak. Ayaw naman siyang pansinin yung mga rescuer. Baka kamag-anak to nung lalaki, hindi kaya? Hindi naman daw kamag-anak. Oh, baka may crush, may crush yung babae. Ato sa lalaki. Ayaw naman siyang pansinin yung mga barangay official dito. Mapagtaing babae. Sige, balikan mo na lang kami just in case, ha? Boyet! Alright, sige. Mamaya, tingnan natin. Guillermo ng DZRJ, 810, 8 Trimedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. Okay, maraming salamat sa iyo, Boyet Guillermo. Boyet Guillermo. 8 TV. Eh, tayo ay magbabalik. Sana siya ay makababa. Naku, Diyos ko naman, huwag niyang gawin yan. Sayang ang buhay. Mm-hmm. Tayo po ay magbabalik sa oras na 4:47. Sandali po lamang. Derechahan at walang paligoy-ligoy na usapin iba't ibang issue. Hihimayin ng ating kakampi sa katarungan at katotohanan na si Bernard Tan kasama ang nag-iisang supremo ng himpapawid, Joey Falcon, sa Ocho Derecho, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. H-Tri-Media Pro Incorporated. This is H-Tri-TV. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan, narito sa 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Our unique vantage point, we see beyond borders. We see the greatest market of opportunities with our neighbors, with our remarkable banking service. RCBC welcomes the ASEAN Economic Community. Mga loved ones ko, sobrang importante talaga nila sa akin. Kaya tuwing may sipon ako, ni Yosef. Ayoko silang mahawa eh. Laging lola ko. Since nawala yung mami ko, sana yung tumayong nanay ko. And yung mga kapatid ko naman, sila yung lagi kong kakulitan. Hira ko na nga lang sila makasama. Ahawaan ko pa. Don't worry! Sagot ka lagi sa ginhawa ng ni Yosef. Loved ones ko, di mahahawa. More of my ginhawa stories sa ni Yosef Facebook. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Be part of the revolution. Ano, pagpapahingain natin yung underground river. Oo. At kapalit yan, mag-workshop yung mga kabataan ng Puerto Princesa sa Palawan ng mga arts, lighting, photography, filmmaking, lahat-lahat. Ayan, kaya maganda kung supportahan nila itong Isla Revolution, pare Lord. Bawat isang bata ay mabibigyan ng ganito. Oo. At matututo siya ng isang bagong skill. Ng bagong skill. Na may kinalaman sa sining. Na may kinalaman sa creativity sa sining. Ano? So, ibig sa kusang sa salam magpunta ng July 1, 2, 3. Oo. Dito na lang. Sa revolution, ha? Makita-kita tayo doon. This program is brought to you by 8 Trimedia Pro Incorporated. Inihahandog ng DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks, ang programang walang takot na magsisiwalat ng katotohanan. Narito sina Joey Falcon at Bernard Tan. Ocho Diretso! Diretso!
Kami po ay nagbabalik sa Ocho Diretso. Ako po si Bernard Tan. At ako po naman si Joey Falcon. Ayan, maaari pa rin po kayong mag-text sa amin dahil hanggang alas 6 po kami ngayon sa 0917-798-8910. Patunayan, may mga texter na tayo. Ayan, basahin mo nga sa prep. Okay, mula sa 9239, magkasama daw sila Trillanes at Chris Savoy. Nako, narinig ko rin yan. Narinig ko yan. Intriga yan, ha? After the elections. Ba? Intriga yan, ha? Sila na ba ngayon? Tanungan natin kay Shalalato, tsaka kay Kuya Rodel Ocampo. Sige nga. At nandun din itong U.S. Ambassador Philip Goldberg, kilalang CIA ito. Pinalis ka siya ng Bolivia, dati kasi nanghihimasok ito sa politika nila. Nag-meeting siguro, ay siguro ha, yung tatlo para pag-usapan ng Plan B. Pumalpak kasi Plan A na Warakan. Nawarakan si Digong before the election. Di nila naloko ang taong bayan. Dali ka, 9239. Nag-sorry si Abnoy kay Trudeau. Dahil pinugutan ng ASG ang Canadian na bihag. Pero ayaw niya mag-sorry sa Hong Kong. Yan nung dinagdat ng isang pulis ang walong turista dyan sa Quirino. Yan ang dance sinasabi. Strand. Pagkatapos ng 13 oras na knowing ng person ng administrasyon. At habang kumakain ng siopay si Abnoy, sobrang sarap yata yung siopaw kasi nalimutan niya na may international crisis na nagaganap. Ayan. Ito naman, mula kay Noynoy Pogi of Tarlac. Sige. Paraman. Ocho Diretso, never stop defending freedom. Pinoy warns Filipino on spectre of martial law. Martial law is the one and only expression of Pinoy and the only favorable and advantageous form of camouflage to avoid blame and conceal everything while they're stealing the financial resources of the government. Pinoy, a dictator himself, warns other not to be a dictator. Kakantahan ko na lang kayo ng Tarlac Bridge is falling down, falling down, falling down. Falling down. Woo! 9229. Ayan, no? Kumulik, naka po. Kumulik kaya na-extend ang pag-file ng SOSE. Magkano kaya ang nakulekta ng Kumulik or Kumulik? Pera-pera lang yan. June Madria bilang Bikutan, Taguig City. Salamat, June. Salamat, Noynoy. Ayan. Ito naman, galing ulit kay Noynoy. Ocho Diretso, Noynoying and Beach Abad. Ready to face DAP cases. Secretary Abad said it is good faith on our part in undertaking the economic stimulus program with DAP. The economy benefited. It accelerated economic growth in 2012 and 2013. And only Pinoy and Beach Abad can invoke good faith. And nobody can. Good faith does not have history of being a successful used as a defense in the entire history of the legal jurisprudence in the Philippines and probably the whole world. Can you steal or kill in good faith? Ayan. Good point, Noy. 9239. And extend ang Comelec, itong pagsumite ng SOSE hanggang June 30. Ganon, isang partido lang ang di sumunod sa deadline. Itong LP at si Mar, may bago ng Pangulo. Ay, selective justice pa rin. Selective pa rin ang justice. Ay, naku naman. Oo nga naman. No? Sinabi mo. Galing kay 5735. Okay. Ang pagpayag po ng Comelec sa kapritsyo ni Rojas ay malinaw na hawak sila sa ilong ng Dilaw. Kaya confirm na dinaya talaga ng mga Dilaw ang eleksyon. From Al of Marikina. Naku, salamat, Al. Lalong lumalaki ang hinala. Na may kutsaba ang nagaganap sa pagitan ng yelo at saka ng Comelec. Alam mo, hindi naman sa ayaw naman natin na masyadong bakbakan ng bakbakan nito, pero alam mo, malinaw pa sa sikat ng Araw Supremo kasi. Kumbaga, ikaw ang may timon nito bilang pole body. Tapos, meron kayong sinusunod na panuntunan na tinatawag natin na batas. At saka hindi lang yun. Diba? Broadcast yan ang broadcast. Ayan. Sa television, sa radio, na sinasabing,
hindi na pwedeng mag-extend. Last day na ngayon, walang extend. Pagkatapos ngayon, mayroong na-late pinagbigyan mo. Tapos ang sama pa ng dating, ang na-late pa, yung mismong administrasyon. Nasaan yung panawagan mong hindi pwedeng ma-late? Diba? Paano kung ang na-late siguro ng administrasyon? Ibang storya naman ibang to. Storya na yun. Baka naman manindigan kayo at sabihin nyo, hindi. Anong may batas tayo rito. Anong gagawin ngayon ng mga nauna nag-file na nagkumahog? Yung pa isa, diba? Kung ikaw ay isa sa mga nagkumahog, alam mo naman siguro, lalo na yung kay Mayor Duterte, galing pa ng Davao yan. Oh. O siguro talagang humabol para lang talaga umabot doon sa deadline. Paano? Pwede naman pala i-extend. So, hintayin natin. Ang palagay ko, nagbubuo na reaksyon si Binay. Ay, naku. Si Crispo. Sinabi mo. Sino pa isa? Si Digong Duterte. Digong Duterte. Si Miriam Defensor Santiago. Tapos yung mga Vice Presidentiable. Baka nagbubuo na rin sila. Kaya nga. At saka alam mo, parang lumalabas dito, para bagang kinatigan na nila kaagad yung argumento ni Makalintal. Na ibig sabihin, paano daw uupo yung iba pang mga LP na governor, mayor, vice mayor, yung vice, etc., congressman, senator, teka lang po, walang mamawalang galang po, Attorney Makalintal. Hindi naman po kami may kasalanan kung bakit kayo na-late. Di ba? Sino pa may sabing ma-late kayo? Sila nga may kasalanan eh. Nakasimple yun eh. Oo. Ngayon, etong tanong, ang ibig bang sabihin kung di sila pa-open lahat sino na walang kami? Ganun po ba yan? Di ba? Wag naman, parang utang na loob pa namin pag nagkataon eh. Para bang sinabing, sige kayo, maraming hindi makakaupo, bahala kayo. Para pang ganun ang dating. Parang ganito yan eh, yung mga nakakulong ng mga drug lords sa NBP, hindi pwedeng bitayin. Bakit? Sino magpapakain sa kanilang pamilya? Sino ang magbibigay ng sustento sa kanilang mga anak? Matapos silang gawin yung mga ginawa nila? Ganun yun. Yun ang bibig sabihin. Kahit may kasalanan ka, kung yung iba maapektuhan, hindi pwede. Ay, teka, nabanggit mo na rin lang pala itong mga nasa bilibid. Pag pala, ito mga kababayan, pag pala na itulak, halimbawa, itong parating na 17th Congress, di ba? Na maipasa ang death penalty, pagpapalagay na natin na kung anuman humane way na ipasok yan, hindi pa rin po pala sakop itong mga drug lords na nasa loob ng munti. Kasi itong mga kaso nila ay nahusgahan na. Nakausap ko kasi isang lawyer. At yung ngayon, halimbawa may mangyayari ngayon. Problema, halimbawa ngayon may nahuling drug lord. Kagaya ni-report ni Gina Mappe kanila. Sinampahan na agad para preliminary, ma-PI. So lumalabas ito, wala pa itong batas na to. So, hindi siya sakop dito. So, kahit na masintensyahan ito, papasok pa rin siya dito sa current na batas. Current na batas. So, hindi yan yung halimbawa, nadatnang ka ng nakulong ka na. O halimbawa, halimbawa na lang, nililitis pa yung kaso nila. Tapos biglang, approved na daw pala yung death penalty, etc. Hindi siya sakop talaga. Dahil ang mangyayari niyan, magte-take effect pa po yung batas, mayroon pa atang bibilangin na 30 araw. Kasi yung publication. Yan. Then after that take effect na yan, yung mga isasampah para doon na angkop para dyan sa parusang pamatayan, doon pa lang. Pero yung salvage, yung walang pinipiling ang panahon niyan. Yun ang walang pinipiling pa. Yung horizon. Nailabas? Walang pinipiling batas yan. Kaya nauna kang makulong. O hindi. Bahala kayo rin. Yan ang abangan natin. Galing naman kay 9239. Abas, sabi ni Abnoy, kulang daw ang panahon para ipaalam sa mga kabataan ang nangyari noong martial law. Joseph, hanggang ngayon pa naman yung pang-discussion mo? Tingnan mo nga naman. Halatang may topak tong si Abnoy. Sa 6 na taon ni Cory ay puro Marcelo ang kinakahul nito. At sa 6 na taon ni Abnoy ay panayputak din nito ang hindi pinapaalam sa mga kabataan ay ang papel ni Lolo Benigno Aquino III na first top ranking collaborator sa Japanese occupation kung saan 2 million ang kinatay at tinorture at daan-daan Pilipina ang ginagahasa. Nandun sa may libro ko niyan. Unang Aquino. So, teka lang. Ibig mo sabihin, kung may libro ka niyan, ito ba yung isang kaso ngayon na para mo nang sinabing, paano mo ngayon itutulak yung mga impormasyon sa martial law? Baka bigla ka nilang buwelta na tanungin ka, ikaw! Oo. Ikaw. Anong ginawa ng lolo ikaw? Mo? Ikaw. Kasabihin. Teka muna. Teka. Lolo ko yun. Teka, ako nagsasabi. Teka lang. Teka. Ikaw, di ba? Di ganun nga lalabas. Ayaw mo. Yung mamasapan na lang, paka-explain. Teka, may iba pa tayong pag-uusapan. Ganun. Ano ba yan? Di ba? Samantala, ito nga. Natas ko ang rate ng GDP. GDP. Layo na sagot.
Ito, galing kay 9239. Oo. Oh, yeah. Ito na. Agree kami sa inyo, mga idol. Mm. Kaya nag-sorry si Penoy kay Trudeau at hindi sa Hong Kong ay dahil, ay, type ito ni ate. Diba, no? Mm. Dududa ka rin, ha? Ay, ayun na. Okay. Galing po naman kay 3251. Pakita. Galing naman kay 3251. Mm. Samantala, ha? Sa oras ngayon na 5:01, ito ipasok na po tayo sa programa ng Sports ka lang. Pero mapapatuloy po kami bilang 8 diretso. Sa pangalan na Jay Morales at Jethro Dionisio. Ito, 3251. Sa Davao na lang opisina ni Presidente Duterte. Para rallyista, walang puwang sa Mindola. Si Boy Tiago ng Marikina. Ng Marikina. Okay. Ito na sinasabi. Oh, ngayon, balikan natin yung... Teka, commercial muna tayo. Break muna tayo. Okay. Alas 5:02 na po. Magbabalik po ang 8 Diretso. Diretsahan at walang paligoy-ligoy na usapin iba't ibang issue. Hihimayin ng ating kakampi sa katarungan at katotohanan na si Bernard Tan. Kasama ang nag-iisang supremo ng himpapawid, Joey Falcon, sa 8 Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. A-Tri-Media Pro Incorporated. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan, narito sa A-Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan 8 Tri-Media Broadcasting Network, maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Inihahandog ng DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks ang programang walang takot na magsisiwalat ng katotohanan. Narito sina Joey Falcon at Bernard Tan. 8 Diretso! 8 Diretso! Heto na! Heto na! Heto na! Samantala, balik po muna tayo muli dito sa 8 Diretso. Ako pa rin po si Bernard Tan. At ako pa rin po si Joey Falcon. Alam mo, Supremo, napansin mo, no? Dalawang beses tayong pinasukan na ang mga sinasabi ng mga tao rito ay sa amin lamang at walang kinalaman ng istasyong ito. Oo. Eh talaga naman, diba? Mabalik tayo kay Makalintal. Yung nga sinasabi natin, ito ang panahon para gumawa ng kasaysayan sana ang COMELEC.
na meron naman tayong pinagbabatayang batas. Oo. Hindi dapat dito, wala tayong kinikilingan. Oo. Bakit, e, bakit kaya hindi naging epektibo yung batas na yun? So, ito nga yung sinasabi. E, teka, mamumblema tayo. Maraming hindi makakaupo. Hindi makakaupo. Bakit, anong problema natin kung hindi sila makakaupo? Ano problema natin kung hindi sila makakaupo? Sila hindi may kasalanan. Hindi naman tayo may gawa niyan. Sila may kasalanan, di ba? Sila, sila rito ang hindi umabot. Paano, paano natin, di ba? Paano natin kikilingan yun sa ganitong klaseng katwiran na i-extend ito ng dahilan dyan? Oo. Santa Maria, tulad nga na sinasabi ni Supremo, paano? Mag-apila sila kung gusto nila. Ito nga, paano kung hindi sila ang nagkamali? Oh. Paano kung halimbawa ang presidente natin ngayon na nagkamali? Si Duterte, ano? Eh kahit 16 million siguro ang bumotor yan, ay wala, hindi yan makakaupo. Bakit? Talaga, eh hindi kayo umabot. Oh, hahabulin talaga yan na hindi makaupo. Talaga, talaga ipagpipilitan siguro nila. Ay, hindi, malinaw pa sa sikat ng araw itong section ano, ng, ng COMELEC. Hindi natin pwedeng baliin yan. Na hindi ka umabot. Oo, naalala mo yung dati kay Grace po? O ganitong-ganito rin yun. Eh, ito rin yung mga bumoto eh. Oh. Di ba nanindigan sila nun? San umakyat? Ah, kumang nakakitaga sa Court Suprema. 'Di ba? Oh, 'yan ang paninindigan. Oo. 'Di ba? Kahit na sila itinutulig sa noon, na sinasabi nako, hindi, baka ano lang kayo. Dilaw kayo o baka mamaya gawa-gawa lang. Di, pero talaga eh, hindi. Pero nani, eh, 'di ba? Kasi hodang Pasko 'yun. Oo. Pasko. Inabot sa Supreme Court. Pero bakit ngayon hindi nila paninindigan yung hindi pa natapos doon. Mm-hmm. Ano nangyari? Naudlot-udlot pa papagpa-imprenta nung voters ano, 'di ba? Ng balota. Dahil nga inaantay yung desisyon. Yung pangalan ng ayaw diba, nilang isama. Di ba nakakita ka ng paninindigang hindi ko maintindihan kasi ko. Kasi akala ano? Nila malaking threat yan. Si Grace po sa dilaw. Yun. Hindi nila alam yung isa. Ito hindi nila nakita. Na walang kakibo-kibo. Yung palang malaking threat. Ayun. Oh, diba? Kaya nga, yung sinasabi natin, sana kung totoong maninindigan kayo, hawakan niyo po mabuti yung batas na nakaukit na dyan. Halatang halata eh. Obvious naman talaga. Ang taong bayan eh, hindi na naloloko po ngayon sa mga paganyan-ganyan. Ang taong bayan, gising na. Kita nyo pag nagko-komentaryo dito sa text messages, halos kainin kayo ng buhay. Yan nga sinasabi. Kung nakakamatay ang mura, patay na kayo ay, lahat yan. Patay na kayo lahat yan. Nakalibing na lahat kayo. Ay, lahat yan. Ito, samantala, bago mag-init ang ulo namin dalawa rito. Ito, may report tayong tatanggapin mula kay Gina Mape. Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon, pinayuhan si incoming President-elect Rudy Duterte na palakasin ang disaster preparedness. Aba, maganda to. Ayun, diba, Gina, come in. Umaapila nga si Philippine Red Cross Chairman at bagong halal na Senador Richard Gordon kay incoming President Rodrigo Duterte na palakasin ang disaster response and management capability ng lahat ng komunidad sa bansa sa harap na rin ng nagaganap na climate change. Ginawa ni Gordon ang panawagan sa katatapos na pagkunita ng bansa sa 25 taon ng pagsabog ng Mount Pinatubo na nagdulot ng pagkasira ng kapaligiran, ng mga ari-arian at pagkawala ng maraming buhay. Ayon sa Senador, kailangang mapalakas ang pagtugon ng pamahalaan sa climate change, lalo na at higit itong nagiging destructive at nagdudulot ng mas malakas na natural disasters. Iginiit ng Red Cross Chief na kailangang matuto sa mga nakaraang kalamidad ang sambayanan upang mapababa ang masamang epekto ng mga disaster. Naniniwala si Gordon na kung magkakatulungan ang mga opisyal ng pamahalaan at kanilang mga nasasakupan, madaling makababangon ang mga komunidad sa pinsalang dala ng mga kalamidad. Si Gordon, ang alkalde ng Olongapo City noon ng maganap ang pagputok ng Mount Pinatubo, ang ikinuturing na ikalawang largest volcanic eruption sa 20th siglo na naganap noong June 15, 1991. Tama. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Gina Mabe para sa DZRJ 8&8 Tri-Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Gina Mabe. 8&8 Tri-TV. Oo, kung maalala mo yung Mount Pinatubo na yun. Ito yung tinatawag natin ng panahon na yun, sumabog yun eh. Umalis mo, yung mga Amerikano, umalis. Sumatakbo yung owner ko nun, punong-puno ng abo. Abo, no? Oo, pero kailangan pumasok sa trabaho nun. Hindi pwede dahil ang mga reporter, habang kumukulog, kumikidlat at nabibiyakan lupa, lalong dapat puntahan. At tapos kung titingnan mo, yun yung panahon supremo nang tayo ay iniwan ng mga kano. Ang kailang kakailangan. Ay kasi ano, binoto rin sa Senado. Na napeperwisyo sila sa ano? Napeperwisyo sila sa abo. Hindi, tsaka binoto sa Senado, umalis sila. Umalis sila. Kaya nga parang naging tuwan-tuwa pa sila noon na
Di ba? Nabuti na lang, panapaalis pala kami. Di sige. Diba? Ano ba yan? Oo. Yung mamakikita. At bago yung 1991, yung Lindol muna, noong 1990. Yung July 1990 na nagpagguho doon sa hotel. Doon sa hotel, sa Hyatt Hotel. Oo, sa Baguio. Ano, sa Baguio. At saka dyan sa Kabanatuan. Tama. Si Dick Gordon din nun. Si Senator Dick Gordon din ang nangunguna. Tsaka dito mo makikita, tulad nga nung ni-report ni Gina Mappe, itong si Senator Dick na naging bisita rin naman natin dito sa Premo, eh siya yung sinasabi natin na nagpauso nung voluntarism. Diba, no? Dito mo makikita na yun nga, lagi natin binabanggit dito, na ang pagserbisyo o pagbibigay serbisyo ay hindi nag-aantay ng kapalit ng kabayaran. Noong iniwan ng mga kano, ang subik, di walang trabahador, wala siyang pansweldo, lalawakan siya, sino ang gusto mag-volunteer? Tama. Kapag ka umasenso na, saan ako kayo sa swelduhan? Ang dami nag-volunteer noon. At saka dito mo makikita, kaya nga ang sabi nga natin, nasa tao talaga. Kasi kung titingnan mo Supremo, kahit yung mga kababayan natin na pumupunta ng Subic, nakikita niyo po ang dignidad ng mga pulis doon. Hindi naman po kalakihan talaga ang sweldo, pero subukan niyo pong lagyan. Nako. Mapapahiya ka. Mapapahiya ka. Sa totoong buhay lang, mapapahiya ka. At saka magpakilala kang media ko, wala pong media dito. Kasi dito, ang pinaperal po namin yung batas trapiko. Napakasimple. Lumabag po kasi kayo. Dito po, first to come, first to go. Ayan. Ngayon, nagmamadali kayo, nilalagpasan ninyo yung mga nauna. Kahit po walang traffic light at walang police, hindi po pwede yung style nyo. Tama. At alam mo, mas mabuti pa kung unang halimbawa, ang unang pagkakamali. Halimbawa, unang pagkakamali, bagong salta ka sa Subic. First time. Baka palusutin ka pa. Baka sabihin sa'yo, ganun po ba? Bago po ba kayo? Kung hingi ka lang, ng dispensa ng maayos, pagbibigyan po kayo. Kasi sasabihin niya, tuturuan ka pa niya. Kasi bawat intersection po, may nakalagay na malaking stop sa kalye. Ako nga, nag-U-turn ako. Nakita ko, may sumasalubog sa akin. Hindi mo napansin, bawal. Bawal pong mag-U-turn. Pati na nga pong lisensya na ako. Sabi ko, pasensya na ha. Bago lang kami rito. Kahit hindi bago. Bago lang kami rito, may hinahanap lang kami. Ano po bang hinahanap nyo? Sabi ko, yung Regency Hotel. Ay, nandyan po. Tinuro lang. Tinuro. Paano yung ano? Sige po, bago kayo eh. Tama. Sa susunod po ha, bago sa niya. Susunod talaga, dahil alam mo Supremo, pag inulit mo yun, may CCTV kasi. Hindi na siya maniniwalang bago ka dahil sasabihin niya, ay hindi ho, may record ka na ho, nag-U-turn kayo ng isang araw dito eh. Ilang araw na po ba kayo narito? At saka, basta mag-alang approach, mag-alang sila. Yun. Yan ang sinasabi. Ngayon, balikan natin. Yung pinag-uusapan natin kanina. Yung parehong desisyon ng dalawang presidente. Si Pinoy, binito yung panukalang salary hike ng mga NARS. Samantalang itong si Duterte, pinag-utos ang pamamahagi ng Coco Levy Fund na matagal nang natenga. Ano ang mo, ha? Dito mo makikita. Magkaibang desisyon. Itong isa, wala yung pagkamakatao, pero kung malalaking business. Pero itong isang ito na nagbito, consistent. Ilan na ba nabito nito? Sa suspension, binito niya. Tapos ito, binito niya. Pero kung malalaki negosyante ito, ay nako. Iba. Bibigyan pa ng subsidy. Isa-subsidize pa. Nakakita ng ganun. Pero itong si Duterte, hindi pa umupo. Hindi pa. Ipinagagawa na niya kay Atty. Salvador Panelo na simula ng proseso. Tama. Ibig sabihin, itong matagal nang iniiiyak. Tama. Nang mga magsasaka ng niyog ay mapapapunta na sa kanila yung kinakailangan talaga mapunta sa kanilang bahagi ng Coco Levy. Tama. At yung nagka-interest dito sa Coco Levy, dula sa tubo, iwaman na ito eh. Ayan ang nga ba. Bilyon. Kasi tumubo na. Pero dito mo makikita, bukod dun sa sinasabi natin na dinisisyonan niya ito, ano pa ba yung intervening factor, kung tawagin natin na, bakit ba na mas napadali pa kung tutuusin? Di yung experience kasi yung mismong nanay niya. Nanay niya. Kabilang nga doon dito sa hindi napagkalooban ng Coco Levy. Yan ang sinasabi. Na dapat kabilang siya. Kaya nga, yan ang sinasabi ko, ikaw mismo ay victim of injustice. Ramdam mo kung ano nangyayari. Kasi itong isa, comprador, ito yung asendero. Yun na nga. Etong isa, siya yung bahagi ng mga magsasaka. Kumakain sa kalender yan. Kasi yung nanay nga niya, bahagi ng bibigyan ng Coco Levy, ibig sabihin, bahagi siya ng magsasaka. Yan na nga. Etong isa, asendero ito eh. Yan na nga.
Kaya ang tingin niya sa mga magsasaka, mababa. Ang tingin niya sa mahirap, yan. Hindi dapat pagkalooban ng dagdag na sweldo. Okay. Ang mga matatanda, tama, hindi kailangan dagdagan ng pensyon. Tama. Dahil kukulangin daw ang pera. At dahil dyan, babalikan natin yung issue na yan sa oras na 5:16. Kami po ay magbabalik sa 8 diretso. Okay. Diretsahan at walang paligoy-ligoy na usapin iba't ibang issue. Hihimayin ng ating kakampi sa katarungan at katotohanan na si Bernard Tan kasama ang nag-iisang supremo ng himpapawid, Joey Falcon, sa 8 Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. A-Tri-Media Pro Incorporated. This program is brought to you by A-Tri-Media Pro Incorporated. Nag-umulan ng grasya at nagpasabog ng tangkad. Tulog ka. Okay lang. You can still reach for the stars. Star Cheese Dog at new Star Chunky Cheese Corned Beef. Cheesy, masarap, at with height-building nutrients. Kaya ikaw, Staray! Star NutriMeats, angat ka! Be part of the revolution! Be part of the revolution! Pagpapahingayin natin yung underground river. Oo. At kapalit yan, mag-workshop yung mga kabataan ng Puerto Princesa sa Palawan ng mga arts, lighting, photography, filmmaking, lahat-lahat. Ayan, kaya maganda kung supportahan nila itong Isla Revolution, pare Lord. Oo. So, bawat isang bata ay mabibigyan ng ganito. Oo. At matututo siya ng isang bagong skill. Ng bagong skill. Na may kinalaman sa singing. Na may kinalaman sa creativity in singing. Ano? So, ibig sa kusang sa salam magpunta ng July 1, 2, 3. Oo. Dito na lang. Dito na lang. The Revolution. Ha? Makita kita tayo doon. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan, narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This is 8 Tri-TV. Inihahandog ng DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks ang programang walang takot na magsisiwalat ng katotohanan. Narito sina Joey Falcon at Bernard Tan. 8 Diretso. Balik po kami sa 8 Diretso. Ako pa rin po si Bernard Tan. Mm-hmm. At ako po si Joey Falcon. Sa oras na 5:19 po, kami pa rin po ay nag-iimbita pa rin sa ating mga ka-diretso na mag-text po sa amin sa 0917-798-8910 o di kaya tumawag po sa 412-0288. Nako, Ate Lida Reyes, pasensya na po kanina, medyo magulo linya, naputol lang po. Tawag po kayo ulit at gusto namin din kayo makausap. Nakakatuwa naman itong ihanda sa inauguration, ano? Ayan. Okay. Yung Maruya, tsaka bukod siya. Alam mo ba yung Maruya, kung ano yung Maruya? Yan ba yung parang ano? Ano ba to? Yung saging ba yan? Biniyak na saging saba na nilagyan ng arena. Hindi pa yan yung banana queue kung tawagin. Hindi. Na. Pinirito ito dikit-dikit. Siguro mga tatlo, apat. Tatlong tatlong pabalagbag at isang paayon. So apat dikit-dikit. Pagkatapos ang inumin buko Diyos. Pero alam ko meron pang kahalong puto ito eh. Maganda. Puto at saka may tableya. Ipapatikim daw nila ang tableya na galing Davao sa mga bisita. Etong araw po ang inaasahan pagkain ng mga bisita ni President-elect Rodrigo Duterte sa kanyang inaugurasyon sa Hunyo at 30. Ayon kay incoming Presidential Communication Operation Office Secretary Martin Andanar,
magsisilbing main dish, ang maruya. Aba. Habang yung inumin ay buko juice. Alam mo, first time na mangyayari ito sa Malacanang, ha? First time? Oo, maalala ang una ng Iginiti Duterte na magiging simple lang ang kanyang inaugurasyon di tulad ng mga nagdaang administrasyon. Ilan sa mga inaisang bisita ng miyembro ng Kongreso, Judiciary, Diplomatic Corps at ang pamilya ng mga kaibigan ni Duterte. Itong mga Diplomatic Corps, tingnan natin kung kakain ito ng ano, ng maruya. Baka sabi, what is this? Oo, di ba? Pagka mayroong inaugurasyon ng presidente, million-million na nagagastos. Abay, ang handa ay steak. Oo, at diba? Saka ang mga alak. Ha? Oo, nako, champagne. Mga bandinur talaga. Mga mamahaling alak. Oo. Eh, titingnan natin kung magkano magagastos siguro. Daan lang magagastos. Eh, konti, napakasimple. At ang, di ba, ito pa nakakatuwa. Magkano ang 200 pesos na maruya? Ang dami niyan. Kaya nga. Ito pa nakakatuwa, Supremo. Eh, siya mismo, ay kung pwede nga lang hindi nakabarong. Di ba? Pero magkabarong daw siya. Pero nakamaong. Kaya nga, nakamaong tsaka nakabutas. Oh, kita mo. So, lumalabas dito, kung pwede nga lang hindi. Oo. Oh, oh. Eh, pwedeng dumating lang siya rin kung ano ang suot niya. Oo, oh, pero, diba? Pero ang matindi noon. Walang pwesto yung mga media. Talagang RTBM lang. Yan nga sinasabi ko sa'yo, di ba? Na kaya niyang panindigan kung anong sinabi niya. So, at wala siya talagang kikilingan o iilagan na sinasabing, ako pa tinakot niyo. Dito lang diba? Makikita mo yung panindigan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Yan yun. So, eto, samantala, bago tayo magpatuloy, ay meron tayong tatanggaping report mula sa labas. Ito ay galing kay Nestor Cagitla, OFW remittances, lumago ng 2.4 billion noong Abril. Okay. Kami, Nestor. Lumago, Bernard Joey, ang personal remittances mula sa mga overseas Filipino workers ng 2.4 billion dolyar nitong Abril. Ang sentral ng Pilipinas ang personal remittances ay mga money transfer na hindi pumasok sa formal channel tulad ng mga bangko. Kasi naman sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng umabot sa 26 million dolyar ang kapuang remittances ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa iba yung dagat hanggang sa pagtatapos ng taong 2016. Kumpara ito sa 25.7 billion dolyar na ipinadala ng mga OFWs noong isang taon. Mahigit 75% ng cash remittances ay mula sa bansang Amerika, Saudi Arabia, UAE, Singapore, UK, Japan, Qatar, Hong Kong, Kuwait, at Germany. Ito si Nestor Cagitla para sa DZRJ 810 A3 Media, ang pilaan ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Nestor Cagitla. Ay, yan, Supremo, ang sinasabi ko eh. Sa laki ng perang pumapasok na to, dito mo makikita na meron na rin talagang totoong karapatan na magtayo na ng sariling departamento para dito lang. Oo naman. Dedicated para dito lang. Oo. Dahil alam mo, mas makakakilos ng maluwag at yung mga direksyon na tamang desisyon. Alam kung mo. Meron kang sarili mong Secretary of the Overseas and foreign workers. Diba? Yan ang maganda. Malaki ang perang ba pumapasok. Saka magkakabudget. Oo, malaki ang perang pumapasok sa kaban ng bayan, ha, bukod dyan. Ang problema nga lang, hindi tama yung paggastos at kung saan sana ilalagay. Yan nga. Na, tsaka nakakakuha ng mga maling kontraktor. Tama. Mga kontraktor na nandadayag sa MRT. Tama. Ngayon, kung ito yung ginagastos tamang paraan, siguro hindi naman tayo makakapangutang ng malaki. Kagaya ngayon, nangutang tayo ng malaki. Hinahanap ngayon, nasaan yung inutang? Nasaan? Saan dinala? Saan dinala? Saan napunta? Kaya nga. Wala pang paliwanag. Malacanang, kaugnay dito. Tama. Kasi tingin mo, kagaya nito, tayo ay nakapaggawa na ng DICT, Department of Information and Communications Technology. Inunahan nga niya. Siyempre. Hindi, tagal na nakabinbin. Mahigit 10 taon. Ayaw nga niya pirmahan nun. Oo. Ay bakit ganyan? Nagmadali siya. Napapaalis. Para may masabi naman meron, kahit papano meron. May legacy. So, nung ginawa yan, ay dito mo na makikita ang timon na lahat, ultimo NPC, ultimo yung mga ibang maliliit na related sa communication, ay buwag na. Kasi masasakop na rito eh. Kaya nga. So, ang Overseas Filipino Workers Department, kung magkakamang tayo, no? Yung dole, mapapasaloob na nito. Oo. Tapos, kumbaga, hiwalay siya sa
Dole. Oo. Oh, oh. Kasi 'di ba meron tinatawag na yung nasa ano, yung nasa OWA pala, sorry. Yung OWA. Yung OWA nasa loob ng yan. Nasa loob ng yan. Yung Dole hiwalay. Siyempre, kumbaga iba na. Kasi ngayon anong nangyayari? Hindi na pwedeng pakialaman ng Dole yung OFW dahil may departamento sa ngayon, ito problema mo eh. Pag ang Dole internal na lang. Oo, ang mangyayari ngayon, yung Dole, pupunta ka ng Dole kasi trabahador ka, nagtatrabaho ka abroad. Eh siyempre sa kumpiyan, laborer ka. Tapos papasakan niya ngayon sa OWA kasi ikaw ay overseas. Pero pagdating sa kagipitan, kailangan magdesisyon. Sino magdedesisyon? Pareho naman ayaw. Di ba? Para tong walang pinagkaiba sa basketball. Kasi ng POA. Kami tagapagpalis lang. Halimbawa lang, tama-tama, nasa sports ka lang tayong oras. Okay. Walang pinagkaiba to sa basketball. Di ba? Kung ikaw ay star player ng isang koponan, pag lalo na crucial o crunch time na kung tinatawag, talagang kukunin mo bola. Ang tawag sa iyo ay ano, take charge, guy. Hindi yung, bakit ganito tong star player namin? Pag pinasa mo bola, parang tipong ayaw masisi. Ibinabalik. Ibinabalik sa iba. Ibinabalik. Ayaw tumira. Hirang takot. Parang bang nasyadong playing safe. Kaya nga. Dalawa lang ang nangyari dyan. Pag sa basketball kasi ganito eh. It's either benta yan, di ba gano'n? Dahil benta yan, kaya nilalaglag ang laro, ninenervous, takot masisi. So, ang ibig lang natin sabihin dito sa pagkukumpera na to, kung meron talagang sakop na para dyan talaga mismo, ay wala na itong tinatawag natin na magtuturuan. May malino na direksyon. Wala na magtuturuan. Sa departamento, nangangailangan ka ng pera, punta ka rin sa OWA nandun, no, sabi baba. Ayun Dole, walang pakialam. Yung POA kasi, tagapagpalis lang yun. Sabi ng POA, kami tagapagpalis lang. Correct. At pag nagkaroon ka ng OFW department, at sana nga dyan, ang maipwesto dyan, yung tipong talaga may puso para dyan. Pag nagkaganon yan, palagay ko naman na dito mo makikita ngayon ang kilos ng bawat embahada. Dahil meron ng departamentong talagang popok-pok. Diba? Yun talagang nga, yan yun eh. Yun ang iniisip ko. Yung POA, mapapailalim ba ito? Dahil hindi naman department ng POA eh. Hindi. Hindi. Pero so, palamang sakop. Kasi papaalis ka eh. Departamento ito, di ba ng OFW? So ikay nagkapaalis, papunta sa ibang bansa. Malamang, malamang sa mailalim ito. Sa mailalim ka rito. Ngayon, if there are, ang maganda rito, if we have problem, naman may problema tayo sa, halimbawa sa ibang bansa na naku, napipintong bitayin. Halimbawa lang. So, ang koordinasyon mo ngayon dito, is yung departamento ng OFW at saka halimbawa DFA. Yan lang. Ang DFA, ang taga-negotiate. Kasama ang OFW department. Tapos maaaring pwede mo rin ipasok ang Dole. Kasi kumbaga, kung siya naman ay cleared, lalo na hinahanapan mo ng employment record. Dahil pag ganyan na kasing ikaw ay nahablahan na nanakulong ka ron o may bitay na kasama na, di siyempre, ihahalukayin mo ngayon yung mga record na to, hindi masamang tao to. Dahil ipuprove mo yan eh. Hindi, baka forward yan ng Dole sa OFW department. Kasi, tapos sila na. Kasi local na lang sila eh. Correct. Okay. Tapos ito pa, pag nagkaroon ng issue about, alam mo naman, sa ibang bansa, lalo na sa mga Middle East country, uso doon ang tinatawag nating dowry. Yung bang tipong pag nakapatay ka, pwede kang ma-absuelto. Ang dowry sa kasal yun eh. Blood money. Blood money. Pwede kang mag-tawag dito. Halimbawa, ikaw eh nakapatay. Pero pwede kang ma-absuelto by means of halimbawa, inusga ng usgado na babayaran mo ng danyos itong napatay mo. Yung blood money. Dahil kakausapin mo yung pamilya at pag pumayag sila. Ngayon, kung meron ng ganitong klaseng departamento at malaki ang contribution at may budget, palagi ko hindi na tayo mamamoblema. Kasi agad-agad na munang susulusyonan. Kasi ngayon, anong nangyayari, alam mo, Supremo? Raise muna tayo ng money. Wala tayong pere. So, kaya nga yung anong nangyayari ngayon? Ubos ang oras. At saka yung isa, yung sa Pampanga, hindi nakaabot sa saktong pera, kaya nangyayari yung deadline. Napatay. Yan ang sinasabi. Ngayon, samantala, magbabalik tayo. Ang oras ngayon ay alas 5:30 na po. 5:30 na po. Magbabalik po ang 8 diretso.
derechahan at walang paligoy-ligoy na usapin iba't ibang issue. Hihimayin ng ating kakampi sa katarungan at katotohanan na si Bernard Tan kasama ang nag-iisang supremo ng himpapawid, Joey Falcon, sa Ocho Derecho, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. H-Tri-Media Pro Incorporated. This is H-Tri-TV. Be part of the revolution. Be part of the revolution. Mga loved ones ko, sobrang importante talaga nila sa akin. Kaya tuwing misipon ako, ni Josep, ayoko silang mahawa eh. Laging lola ko, since nawala yung mami ko, sana yung tumayong nanay ko. And yung mga kapatid ko naman, sila yung lagi kong kakulitan. Hira ko na nga lang sila makasama, ahawaan ko pa. Don't worry, sagot ka lagi sa ginhawa ng ni Josep. Loved ones ko, di mahahawa. More of my ginhawa stories sa ni Josep Facebook. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Inihahandog ng DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks ang programang walang takot na magsisiwalat ng katotohanan. Narito sina Joey Falcon at Bernard Tan. Ocho Diretso! Heto na! Heto na! Heto na! Ocho Diretso! At nagbabalik po kami sa Ocho Diretso sa oras na 5:32. Mahaba-haba pa to sa Supremo. Pwede pa rin tayong mag-imbita sa ating mga texters. Pwede po kayo mag-text sa amin sa inyong mga comments. 0917-798-8910 o di kaya tumawag sa amin sa 412-0288. Okay. At saka nais ko lang pong ipalala sa inyo na ito'y oras po ng sports ka lang ni na Jay Morales at Jetro Dionisio. Ayan. Kami po'y nakikiraan lamang dahil wala yung dalawa. Tama. Kaya inokupan na namin ang oras na ito. Samantala, Supremo, meron tayong report na tatanggapin mula sa labas. Okay. 8-Tri-TV Film Report. Samantala, ang report natin ay galing kay Gina Mape. Extension period para sa paghahain ng election expenditure na pinalabig ng COMELEC. Ito yung sose. Kamin, Gina. Maraming salamat, Bernard at Joey. Pinagbigyan ng Commission on Election ang kahilingan na mapalawig ang paghahain ng Statements of Contributions and Expenditures ng mga kandidato. Bumoto pabor sa extension sina Commissioners Arthur Lim Alpareño, Sheriff Abbas at Rowena Gonzon, habang tutol naman sina COMELEC Chairman Andres Bautista, Louis Titia at Christian Robert Kim. Hanggang Hunyo at 30 maaring maghain pa ng sose ang mga kandidato. Nagpaliwanag ang COMELEC and Bank na ang pagpayag sa pagpapalawig ng pagsusumitid ng sose ay hindi upang paburan ang isang kandidato o partido. Ayon kay Commissioner Gwenzon, bukod kay Secretary Marojas, 15 senador, 40 gobernador at 115 pang kongresista ang hindi pa rin nakapagsusumite ng kanilang mga ginastos noong halalan at maging ang kanilang kontribusyon. Maaapektuhan din na nila ang mga kandidatong hindi nakapagpasa ng sose ang kanilang partido.
para kay Chairman Bautista, wala nang extension. Gusto niya ay wala nang extension. Mm-hmm. Pero mayroong late filing at ito raw ay dapat patawan ng penalty. Nako, Gina, Gina. Yes, Bernard. Yung sinasabi niya dyan kanina na hindi daw, ano, hindi daw para paboran. Oo, yung isang partido. Ano? Ay, ano kaya ang tawag doon, ano? Eh kasi nga raw marami daw kasi pang hindi nakakapag ay di dapat hindi nila sila nagbigay ng deadline. Ang problema, ano naman ang pakialam natin sa mga yon, samantalang hindi naman natin kasalanan na sila itong hindi nakapag-file, tama di ba? Nga eh. Sana ano, hindi na sila nagbigay ng deadline at hindi na nakot na kapag ka hindi nakapagsumite hindi makakaupo at walang extension. Nanakot pa sila eh. Ito pa Gina. Hindi ba familiar sa itong mga bumoto na sila Arthur Lim, Rowena Guanzon, Al Pareño, Sheriff Abbas? Oo, yung parang mga, ito yung mga pabors Andres Bautista, Louis Tito Villa at Christian Robert kontra. Itong mga pumabor na to, eh di ba parang nung panahon ni Senator Grace po? Ito rin ang mga kumokontra, tumakbo siya, di ba? Pero ang tigas ng paninindigan nila noon, Gina. Umabot sila sa Supreme Court. Pero ito tumupi. Bigla silang lumambot ng administrasyon ng kalaban. Oo, ganun na nga eh. Biro mo, sa 30,000, ilan yung congressman, ilan yung senador? Yan ang sinabi. Napakaraming pera nun. Senador, 15. Times 30,000, times 30,000 each. Ako, more or less yun, 1.3. Tapos itong gobernador, apat na po. Times 30. 115. Yung congressman, ang dami. Ang daming, kaya ang winoworry nila, baka hindi makakaupo ito. Ayun, yun nga sinasabi namin dito ni Supremo. Ano problema nung sila may kasalanan? Ayun, mismo. Ang hindi makaupo, meron namang kasunod na nanalo, di ba? Ayun. Katulad na lang ni Attorney Lenny Robredo, hindi mo siya paupuin, si Bongbong Marcos. Hindi ko pinapabura naman. Kasi kahit tayo dapat, nananatili tayong neutral. Ang dami ang i-elevate, itataas. Pero hindi, Gina, kasi ang sabi ata, pag itong mga to ay naproklama na, hindi pwedeng umupo yung susunod na pinakamataas na boto. Kaya ang mangyayari ngayon, mukhang dapat, resolbahin nila yan. Dapat, di ba? Parang sinabi natin, Supremo, pagka ito ay ganito na. Hindi ako naniniwala. Halimbawa, ganito na nga ang nangyari. Halimbawa, na iproklama na. So ano, remedy? Pero hindi mo pwede ikonsidera na paano to? Hindi sila makakaupo. Bang tayo pa ang mamamblema? Paano ka pa maniniwala diba? Sa sinasabi nila yan? Hindi pwede umupo. Ito nga sinubay nila eh. Yun nga. So, yung mga batas na kanila sasabihin, hindi nakapanipaniwala. Yan ang sinasabi. Pero alam mo, Remo, at saka kamping Bernard, ang paliwanag naman dyan ni Comelec spokesman, Director James Jimenez, binigyan daw ng bigat o merit ng Comelec and banking majority. Sovereign will. Today is sovereign will o kagustuhan ng mamamayan. So pag maraming kriminal, papaburan mo. Ha? Pag maraming kriminal, papaboran mo. Alam mo, hindi. Parang gano'n na rin yung President Ligong niyan. Actually, Gina, hindi naman tayo nakikipag-debate sa kanila. Ang sinasabi lang hindi, natin. Hindi, sila nag-umpis eh. Ang sinasabi lang natin dito, yung sovereign will na yan, hindi po yan papasok kung meron tayong pinag-uusapan na isang Comelec ruling o batas na ginawa nila isang taon bago pa mag-eleksyon. Pero nakalagay kasi yun sa ano eh, sa batas nga na after May 9 election, a month after 30 days dapat after. Na i-file na nila ang kanilang mga ginastos at ng tinanggap na pera noong halalan. So dapat June 8, June 9. At Gina, may clause dun ha, nakalagay dun, nakalagay na pecha ng June 8 at nakalagay din dun na no extension at nakalagay din dun na maliwanag pa sa sikat ng araw na no candidate shall, hindi may. Shall, ang ibig sabihin ng shall, hindi. Makakaupo. Nakalagay yun, shall. So, ang tanong ko nga, saan sila lulusot? Wala naman nakalagay doon na, pag na-late sila, pagbobotohan namin ito, titingnan namin, maghahain sila ng request. Diba? Tapos, pagbibigyan namin, papatawa namin ng parusa. Yung parusa nandun eh, yung 30,000, nandun yun, pero hindi na niya tatanggapin dapat kasi late. Oo, ano tawag dito? Siguro magandang makaharap ninyo si Comelec Chairman Bautista, no? Bumoto na nga siya ng no eh. Ang problema rito,
ano, di ba, siya nga ang chairman, asa ng boses. Extension. Ayaw niya ng extension kasi gusto niya lang late filing at may multa. Alam mo, pag nakaharap ko si Chairman Bautista, hindi nakapanipid na wala lahat ng sasagot niya sa akin. Oh, hindi ko napapaniwalaan. Kasi parang niloloko na niya tayo. Hindi, ganito mangyayari niya pag nakaharap namin yung Supremo yan. Unang tanong pa lang. Ito sagot. Pwede bang extension? At ito, mabanggit ko lang, no? Sige. Yun daw lahat ng mga nanalong kandidato. Ito, take note of the parties. Liberal Party, Mayroon sa ng Masang Pilipino, Action Demokratiko. Sila daw yung mga nanalo doon, hindi makakaupo kapag hindi tinanggap yung kanilang mga sose. Ibig sabihin, sila yung hindi nakatugon sa tamang panahon, hindi sila nakatugon sa tamang proseso. Nilabag nila yung dapat ay batas na kanilang sinusunod dahil sila ay mga opisyal ng pamahalaan. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Gina Mabe Flores sa DZOJ 8&8 Tri-Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Gina Mabe. Nakakadismaya. 8&8 Tri-TV. Ay sinabi mo. Kaya dahil dyan, ito masasabi namin sa para sa kanila to. Sama na ko, bu! Ayan. Teka lang, meron pa isa, may iniwan pala rito si Jethro tsaka si Jake. Ano? Ayan! Ayan na. Kung nakakamatay ang mura, wala nang natira doon sa Comelec. Wala talaga. Di ba? Sa ko pa naman nakakita, gagawa-gawa ka ng batas. Hindi nyo naman pala kayang panagutan. Okay. Ito, galing naman. Ah, naku, may caller tayo, Supremo. Galing kay sino to? Mang Hernan. Nang Paranaque. Okay. Oo, Mang Hernan, hello. Yes, good afternoon. Good afternoon, Hernan po, Mang Hernan. Po. Yeah. Kamusta po? Meron lang sana akong magsin komento. Sige po. Ano po? TV. Ano po 'yon, Mang Hernan? Ano po 'yon? Mayroong nahalo yata. Tungkol sa ating party system na yun, parang sa akin kasi ang panahon po, kailangan siguro ay magkaroon lang tayo ng two-party system. Ibalik yung dati, yung nasyonalista at liberal. Correct. Parang yung mananalo ay majority. Opo, opo. Yung mandate niya ay majority, plus one at least, no? Itong ating ngayon ay kadami-dami kandidato President, Vice President ang nanalo ay less than majority kagaya na ngayon. Opo, opo. 29% lang yata yung nakuha ni Digong. Ha? Ibig sabihin, minority President. Kaya siguro kung may panahon pa tayo pag-uusapan niya sa convention, palagay ko magkakaroon tayo ng constitutional convention. Parang magkakaroon nga po kasi may pinaplano silang baguhin yung constitution. Tsaka may plano po atang mag-shift tayo sa federalism. Yeah, sana isa sa pag-isipan ng mga delegado natin, kung ano man yun, ay yung pagbabalik ng two-party system natin. Opo. Para na hindi na yung karambula, no? Nga po. Para naman nanalo ay may mandate talaga ng majority ng Pilipino na nagmumuto, di ba? Opo. Yan ang nakikita kong yung depekto ng ating present system ngayon eh. Si Ramos, I think, minority president din. Minority president na halos eh. Tama po. Pinoy, minority rin yun eh. So, yung nakararami ay hindi nakakagusto sa kanya. Tama, mas maraming hindi nakagusto kay Digong at saka yung mga previous presidents natin. Kaya na mahirapan din ng mga presidente na nalo na makuha yung suporta ng karamihang Pinoy. Sana yun lang, may isip kong komento. Sana bumalik tayo doon at saka isama sa Constitutional Convention ang pagbabalik natin sa two-party system. Okay. Magandang observation po, Mang Hernan. Opo. Salamat. Marami pong salamat, Mang Hernan. Maraming salamat po, Mang Hernan, sa pagtawag niyo sa amin. Ayan, yung sinasabi natin. Ano? Kita mo, magandang observation yun. Oo. Samantala, Supremo, ito. Teka, bago ka magbasa ng text, meron muna tayong paalala mula sa ating mga kaibigan. Magbabalik po ang Ocho Diretso.
derechahan at walang paligoy-ligoy na usapin iba't ibang issue. Hihimayin ng ating kakampi sa katarungan at katotohanan na si Bernard Tan kasama ang nag-iisang supremo ng himpapawid, Joey Falcon, sa Ocho Diretso, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. H-Tri-Media Pro Incorporated. This is H-Tri-TV. Mga loved ones ko, sobrang importante talaga nila sa akin. Kaya tuwing isipan ako, ni Josep, ayoko silang mahawa eh. Laging lola ko, since nawala yung mami ko, sana yung tumayong nanay ko. And yung mga kapatid ko naman, sila yung lagi kong kakulitan. Hira ko na nga lang sila makasama, ahawaan ko pa. Don't worry! Sagot ka lagi sa ginhawa ng Neosep! Loved ones ko, di mahahawa. More of my ginhawa stories sa Neosep Facebook. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Nag-umulan ng grasya at nagpasabog ng tangkad. Tulog ka. Okay lang. You can still reach for the stars. Star Cheese Dog at new Star Chunky Cheese Corned Beef. Cheesy, masarap, at with hype-building nutrients. Kaya ikaw, staray! Star Nutrimeats, angat ka! Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan, narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Inihahandog ng DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks ang programang walang takot na magsisiwalat ng katotohanan. Narito sina Joey Falcon at Bernard Tan. Ocho Diretso! Pang walang takot na magsisiwalat ng katotohanan, narito sina Joey Falcon at Bernard Tan. Ocho Diretso! Ocho Diretso! Heto na! Heto na! Heto na! Ocho Diretso! Balik po tayo sa Ocho Diretso. Samantala, may text tayong natanggap. Okay. Galing po kay 9239. Mm-hmm. Yung maruya ay paboritong pang merienda ng mga Dabawenyo. Ito yung ihanda sa Malacañang inauguration. Ano? Yan. Pero baka ang mga sosyal na dilaw ay di kumakain ng ganon. What's that? sanay sila kumain ng mga mamahaling pagkain. Ay, sinabi mo. Ay, ayoko niya. Ayoko niya. What is that? Alam mo, Supremo, kung ako lang, bukod dun, masarap din dessert ito eh. Oy, masarap diba? Yan, oh. Okay. So, kung ako lang, yung pinaka ihahain, maganda yan, ihain mo yung kanin na mainit, steam rice. Oo. Tapos, nasa dahon ng saging. Mm. Tapos, ang ulam natin, kamatis, iklog maalat, may tuyuka. Nagastos pa nga yan. Hindi, may tuyuka. O, di kaya, may tuyuka. O, kaya may tinatawag natin na bagoong. Oo. Sold na ako. Oo. Pwede man, na. Oo. Eh, hindi kaya ng dilaw yun. Eto, 344 Celo. Okay. Good PM sa inyong dalawa. Magigiting, sabi ng abe. Si Atty. Makalintal, magaling na election lawyer daw. Hey, magaling, tingnan mo naman. Dito makikita galing niya. Uh-huh. Ngayong BP Dilaw ang kliyente niya. Tingnan natin kung selective justice ng Dilaw ang iiral. Uh-huh. Selective nga. Mm-hmm. Sorry for you, Atty. Ang taas pa naman ang respeto namin sa iyo. Mm-hmm. Sa kangkungan ka rin dadamputin gaya ng liberal kung di pa napikos. Thanks, Joy, ng Maynila. Nako, maraming okay. Salamat sa iyo, Joy. Okay, ito ba? Ito, galing kay Noy Noy, Pogi ng Tarlac. Ocho Diretso. Abnoy vetoed a proposed law that seeks to improve the nursing profession. Okay. Including raising the minimum monthly salary of nurses to almost 25,000. Mm-hmm. Malacañang said Thursday. Okay. Ab,
Yung nga sinasabi natin at dahil dyan, bibigyan pa namin ng isa yan. Oo. Dahil sa pagbito, eto ang sa'yo. Patuloy mo na to, Supremo. Ah, Supremo, good PM. Ano gawa ni Trillani sa Hawaii? Boy Tiago ng Marikina. Nako, ano nga ba ginawa niya ron? At nagkataon nga, nag-text din kanina, na nandun daw si Chris. Oh, hindi kami yan, ha? At malalaman natin yan sa aming kapatid yan na Rodel Fernando Ocampo. Okay, okay, pa. At saka itong si ating si Shalala. Ayan. 6274. Ayan. Mapagpalang hapon po ng Huwebes, 8 diretso. Pang luxury perfume ang kagwapuhan suprenong Kuya Joey at poging Sir Bernard. Ayusin din at magkaroon ng programa si Mayor El Presidente Rudy Duterte ang pangangalaga sa kahabaan ng buong Pasig River. Ay tama ka maganda yan, maganda yan. Linisin ang mga basura, warningan ang mga pabrika na tinatapon ang kanilang toxic waste. Mag-dredging at buhayin muli ang Metro Ferry Boat para magamit din ng mga estudyante at papasok sa trabaho sa murang pasahe. Thank you, Solid Marvin Capili ng Manugit, Tondo, Manila. Okay. Thank you, Marvin. Samantala, nagbabala po itong si Canadian na Prime Minister Trudeau. Sige nga. Nahahabulin daw ang ASD kahit saan man magpunta. At yung galing pong balita sa Canada sa Ottawa, nagluluksa ang Canada sa pagpugot ng abo sa IAAF sa Canadian hostage na si Robert Hall. Kasabay ng pagkondena sa Carumal Dumal krimen, iniutos ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang paglalagay sa half-mast ng bandila ng Canada. Tiniyak ng Prime Minister na tutugisin ang mga responsable sa pagkamatay ni Hall at ng isa pang Canadian na si John Ridsdale kahit gaano pa katagal bago makamit ang hustisya. Una nang pinugutan ng abo sa IAAF si Ridsdale noong Abril, nakiramay din si Trudeau sa pamilya ni Hall at binigyan pugay ang katatagan ng mga ito sa kabila ng pangyayari. Ang dalawang Canadians ay pinugutan dahil sa kabigo ang magbayad ng ransom, pero nandigan ang Canadian leader na hindi magbabayad ng anumang ransom sa mga terorista. Ayan, okay. So, habulin niya. Nakakalungkot itong mga pangyayaring ito dahil 2015 pa po ito nangyari. Bagamat sinasabi nga, hindi nga natin narinig yung salitang all-out war. Ano? Oo, wala, wala. So, hindi ko alam paano tinugis itong mga to. At ang nakakalungkot, nung napugutan ng ulo, sabi nga namin dito, doon itinapon ng ulo, doon sa loob pa mismo ng sulo. Nakapasok pa siya sa nakapasok ulo. Nakapasok sa loob ng syudad at doon ibinigay sa, doon inilagay doon sa isa sa may simbahan. Yung isa sa may munisipyo. Muntakin mo yan, nakakordon. Nakakordon, nakakalusot diba? Sa kanila. Anong klaseng kordon na hindi ko maintindihan? Ang intindi ko kasi sa kordon eh. Oh, yung nga talagang wala kang pwede. Ay, wala kang lulusutan. Parang baklad yan eh, parang baklad ka. Well, yun din ang intindi ko kasi Supremo sa tinatawag natin batas ng COMELEC eh. Pag sinabing walang extension, wala rin eh. Ay, lusot din eh. Ganon din itong kordon. Bakit kaya ganon ano? Kaya, diba no, mga kababayan? Hindi natin maintindihan. Anong klaseng kordon yan? Anong klaseng extension? At yung nga, dipak na 2015 pa ito kinidnap. Yan! Bakit wala silang kilos tapos kaya sasabihin niya, kamuntik na siya. Nagkaplano siyang mag-martial law. Oo. Magpataw ng martial law sa Mindanao. Oo. Ginayang niya. Oo. Samantalang ilang araw ka nila nakaupo. Oo. Ako, eto pa isa. Eto ha. Si Purisima at sina Peñas, guilty raw sa mamasapan no case. So, idiniin ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Si Purisima, okay ako dyan, guilty yan. Pero sina Peñas, kawawa yan. Sina dating PNP Chief Alan Purisima at dating PNP Staff Chief Getulio na Peñas para sa mga kasong graft at usurpation of authority. Usurpation? Usurpation. Sinong nilagpasan nila? Hindi, ang usurpation, yun nga, yung maling paggamit mo ng otoridad. Oo. Ikaw halimbawa si SAF Chief, during that time, nasa duty ka. Oo. Hindi usurpation yan. Oo. Yung isa, alam ko, suspendido. Yan ang usurpation. Okay. Oo, dahil gumamit siya ng kapangyarihan na wala na dapat sa kanya. Yun na nga. So, una rito, inapila pa ng mga dating police official ang kani-kanilang mga kaso. Ngunit, ibinesura ito ni Ombudsman Conchita Carpio Morales dahil sa kakulangan ng merito. Ayon kay Morales, guilty rin ang dalawa sa mga kasong administratibo na grave misconduct. Saan kaya ito galing? Gross neglect of duty at iba pang matapos ang madugong resulta ng mamasapan na operation na ikinasawi ng 40 na tauhan ng Special Action Force o SAF.
sinasabing nalabag ang PNP chain of command. Ito, narinig ko na naman to. Dahil sa pagpasok ni Purisima sa eksena ng Ilunsad, ang Oplan Exodus. Ganyan suspindido siya dahil sa ibang usapin. Samantala, guilty rin si Napeña dahil sa pagre-report nito kay Purisima na mga update sa operasyon nang hindi nalalaman at walang approval mula sa noon ay nakaupong OICPNP chief na si Leonardo Espina. Samantala, ang kaso naman ng mga rebeldeng sangkot sa pagpatay sa SA-44 ay hindi pa rin naihahain sa korte. Paano po maihahain? Samantalang ang sabi nga ng DOJ, yung nag-iisang testigo pa ata ay hindi na po nakita. Umuwi na ata. Kaya at hindi rin nila kilala yung mga MILF na kabilang doon sa mga pumaslang. Yung mga pumaslang. At alam mo, Supremo, may nakikita ka bang silver lining dito? Ako meron. Anong nakikita mo? Una, maganda yung desisyon na idiniin. Mm-mm. Okay. Yung, so, teka muna, diniin. Paalis ka na. Paalis ka na. Diniin. Di siyempre, pagpasok ng bagong administrasyon, itong mamasapan na natin muling bubuksan o iimbestigan. Command responsibility na saan? Hindi. Bukod sa command responsibility, kung ako lang, para matapos na yung denial at he said, she said dito, kung aalokin ko dito si General Purisima na tumistigo Pero mas malaki. Ano ba talaga nangyari? Magsabi ka na. Mm-hmm. Ibig sabihin, sige na, kung yun talaga kasi dinidinay mo ito na nasa Senado. Saksaka ng sinungaling yan, di ba? Correct. Oo. Pero kung ikaw halimbawa, aalokin ka para masolve na ito, di ba? Nung bang time na yan, talagang, sino ba nasa chain of command? Ikaw ay suspendido. Sino nag-utos sa'yo? Nasaan ang cellphone niyan? Di ba nakuha ang cellphone niyan? Yung cellphone niya nakuha Andun yung discussion pati yung cellphone ni Napeñas. Hindi. Tsaka ang mapapatunayan niya dito, yung salaysay mismo ni Napeñas na, di ba nakita sila sa bahay Pangarap? So yan, na inamin din naman ni Purisima. Di ba? Sabi, inamin niya yun Pero ang pinabulaanan niya rito, wala namang clear order. Walang clear order. So lumalabas dito, okay, kung walang clear order, nagpunta ka ron, nagpresenta ka, nagsabi siya na sigurado ba yan? Itutuloy niya yan. At nagbilin na, ay yung sa militar, sir, medyo compromise po. Ano sabi ng isa? Sige na, ako na, bahala. Ako lang bahala, okay. So, kung ikaw sumusunod lamang at naniniwala sa sinasabi ng mga superiors mo, ewan ko, ba't ka narito? Ang pinakamaganda dyan, itrace doon sa telcos, yung usapan nila sa text. Yes. Makikita ron ang mga sagutan nila at malalaman kung sino talaga nag-utos at kung sino ang nag-guide kay Napeñas. Tama. Lalo-lalo na yung mga panahon ng kasagsagan na nangyayari. Di ba, nagtetext sila? Yes. May sumasagot kay Napeñas? Yes. Si Purisima, may pinapakita si Napeñas, nagte-text pa rin. Pero alam mo, believe din ako kay General Napeñas. Kasi mabuti nag-text. Kung tawag lang yun, wala na. Siya ang sacrificial lamb. Yan ang sinasabi. Naku, okay. Ito, mahirap na sinasabi natin. Medyo tayo ay nauubusan na rin ng oras. 5:58 na po. Paano to, Supremo? Okay, paalam tayo. Ako ay uupo pa po para sa Clinica on air. Yun na nga Pero di ba, okay lang po ako sundan niyo pa rin po ako mamaya sa Clinica on air. Maaring ngayon si Supremo muna. Sa pangalan po ng ating mga kasama sa technical at sa production at ganun din sa news monitoring, dito po sa 8 Diretso, ako po ay nagpapaalam, Joey Falcon. Antabayanan po ulit bukas ang 8 Diretso, alas 4 po hanggang alas 6 kami bukas. Samantalang maiwan po si Bernard Tan dahil siya po ay magiging doktor pansamantala. Si Dr. B. maraming salamat po sa mga nag-report sa atin kanina, si Gina Mape, si Nestor Cagitla, si Boyd Guillermo, at pati yung sa ating caller kanina na si Mang Hernan from Parañaque. At sayang si Ate Lida Reyes ng Binangonan, hindi siya nakapasok. Bukas po, Ate Lida, subukan niyo makatawag. At yung mga nag-text sa atin, sila Marvin, sila Noynoy ng Tarlac, at si Joy, at si Al ng Santiago, at si Tiago, at yung iba pa. Pasensya na kung hindi ko ma-memorize lahat, ha? Ganun pa man din sa mga nangyari ngayon, patuloy pa rin po tayo muli na manindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon. Labanan ng mali, ipaglaban ng tama. Ako po ang kakampi sa katotohanan at katarungan, Bernard Tan. Hanggang bukas po muli, dito lamang po sa 8 Diretso, wala pong kompromiso. Diretsahan at walang paligoy-ligoy na usapin, iba't ibang issue, hihimayin ng ating kakampi sa katarungan at